Headlines. At ngayon, detalye alang sa itong mga balitang international. Ang nasod South Africa karon na mupalit ug abot sa 20 million na doses sa COVID-19 vaccine gikan sa Pfizer. Samtang quarantine free travel ipatuman na karon sa Australia ug New Zealand. Mayning mga nasura ni kay gwapo man pagka-manage good ang ilang COVID-19 na pandemic. Samtang Russian opposition leader padayon gihapon sa iyang hunger strike sud sa bilangguan. Samtang atangin usab ninyo mga detalye ining atong mga balitang national karong buntaga. Ang Pilipinas sa karon nakapatik na og abot sa 152,000 ka mga aktibong kaso sa COVID-19. Samtang kamara o kining atong mga magbabalaod andam kuno alang sa special session kuno galing kiniihangyo ni Presidente Duterte. Samtang sa laing bahin DNR Undersecretary Benny Antiporda na positibo na usab sa COVID-19. Samtang sa atong balitang probinsyal at ang linyo mga detalye ining atong mga balitang probinsyal karong buntaga. Headlines. Pito ka mga loose firearms tahan karon gikan sa mga sibilyan dito sa may munisipyo sa Pagalungan, Maguindanao. Headlines. Samtang 3.4 million nga kantidad sa shabu na kumpiska gikan sa duha ka mga drug pushers dito sa Cagayan de Oro. Headlines. Samtang siyam ka mga tinunan sa NPA Far South Mindanao Region nitahan nga nasa Sultan Kudarat. Mga tagas nga matang sa armas sa bit-bit nila. Headlines. At ang ninyo mga detalye usaba ining atong mga balitang lokal karong buntaga. Headlines. Usa ka drug surrendery sikop sa buy-bust operation. Headlines. Noon sa maning tawhan na yung tao ni surrender na nga na sa PNP karon hing balik na po siya ang kalaki. Headlines. Samtang dugang sa itong mga balita. Headlines. Abot sa 1 million pesos ang cash assistance na dawat sa mga pamilyang napagan gihapon sa linog dinhi sa Kinapawan City kagahapong adawa. Headlines. Samtang 5 kaadlaw nga public health and safety improvement webinar ipatigayon karon sa Kinapawan City pinaagi usaba sa ilang mga medical frontliners o gubang mga private medical frontliners. Headlines. At ang ninyo unya mga detalye ining atong mga taho ingon man na kining abot sa kapin na 40 ka mga IEDs gipabusika dito sa mga area sa Makilala North Cotabato. Headlines. Kanaguban pang mga balita unya sa atong pagbalik mga balitang international human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan sa 105.7 Joy FM. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogie Dadivas ng Matina Applaya, Davao City. Ganahan po ako sa Kopiaki, gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko siya, yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos gano'n na ang talk sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Sa sigini mo o kaon kuyo, ikaw akakihon. Ang tao nga walay pagpakabana sa iyang kaugalingon, dali maigo sa gilaing-laing sakit. Busa, ayaw hulata nga maigo ka. Kay basin mahurot ang imong bahandi. Pakusga ang pangdepensa. Pinagi sa pagtumar sa Bilongga Gold Herbal Capsule ug apili sa healthy lifestyle. Nagunang sagol sa Bilongga ang turmeric nga napamatud-an na sa taas nga panahon nga dunay gilaing-laing klase sa antioxidant, antiviral, antibacterial ug anti-cancer. Kayang tunawon sa mga sagol sa Bilongga Gold ang mga bukol-bukol, makapakunhod sa blood pressure, blood sugar, bad cholesterol, puno sa nutrients ug mineral. Bilongga Gold Herbal Capsule, FDA approved, mapalit sa mga butika.
unsa magigining organic, organic foods o produktong organic. Ang organic foods, mas puno sa nutrisyon, puno sa antioxidants. Walay synthetic pesticides, walay antibiotics, walay harmful chemicals. Sa laktod, ang organic products healthy kini. Kay natural ang pagpatubo sa mga livestock o ang proseso nga gigamit niini. Ug asa ka makakita og organic farming sama sa livestock. Sa 3P Farm, dinhi ka makakuha og authentic organic products sama sa organic eggs, cow-layer, native og free-range chicken, itik, bibi, pato, peking duck, pugo, pavo, kanding, karnero, baboy. Niyasab sila ilamian nga organic chorizo og organic tocino. Og sa mga special nga okasyon, pwede sa magpa-lechon og organic. Lechon baboy, lechon karnero, lechon kanding, lechon pavo. Pwede sab ka mupalit og mga livestock breeders. Basta organic ang hisgutan. Sa 3P Farm, mga tuta. Para sa inyong pangutana, text or tawag sa 0921-630-637, 0930-9613-244. Sa 3P Farm, tanan organically grown. 3P Farm, naasa Puroka Oswagan, New Bohol, Kidapawan City. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Oras sa Pilipinas, alas sa 5:12 na sa buntag. Sa mga detalye sa atong mga balitang international karong buntag, ha? Oy, mayong buntag dahil sa atong mga kagilaan din na sa may area sa Banisilan, ha? Mayong buntag. Sa detalye sa atong unang tunding sa atong mga balita karong buntag, ha? Posibleng desisyon na na karong simanaha sa mga nasod nga nalangkob sa giingong G20 ang pag-extend sa moratorium sa pagbayad sa mga utang sa mga nagkalisod nga nasod. Matod ng World Bank President David Malpass, gikatak na nga magpatigayon sa virtual meeting ang finance ministers sa 20 ka mga nasod karong adlaw kabahin sa spring meeting sa International Monetary Fund o World Bank. Una na nga nanawagan si Malpass para sa one-year extension sa debt service suspension initiatives. Nauna nga gipatuman para sa mga nagkalisod nga nasod niadto nga milabay nga buwan. Samtang ang International Monetary Fund usab giaprobahan na sa ang ikatulong round sa pautang sa 28 ka mga nagkalisod nga mga nasyon nga hilabihang naapektuhan sa pagpagan sa COVID-19 pandemic. Nagabalor matod bagini og abot sa $238 million. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Samtang nga dugang tudling sa itong mga balita karong buntag, ha? Ni order na kuno og abot sa 20 million na dual shot nga COVID-19 vaccine na doses sa gikan na sa Pfizer ang South Africa. Lakang kuno kini sa gobyerno aron na nga ipatigayon ang mass vaccination na dito sa ilang nasud karong buwan. Matung ang Deputy Director General sa Department of Health, Anban Pillay, nga buabot ang unang batch sa Pfizer hangtod sa katapusan ning buwan sa Abril. Igo na matod pa ang naasoy nga ihap aron mabakunahan ang abot sa 41 ka milyon ka mga tao sa kinatibukang 60 milyon ka mga populasyon na dito sa South Africa. Dugang paningining nga nauna nga nipalit ang ilang nasod gikan sa Johnson & Johnson nga giaprubahan sa gobyerno ni adtong milabayng semana. Aduna usay gilauman nga pag-abot gikan sa World Health Organization sa abot 12 million shots gikan sa COVAX scheme alang sa ilang 10 million ka mga residente. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5:14 ang atong oras, samtang dugang tudling sa itong mga balitang international. Inahinay nang giluagan karon sa Australia o New Zealand ang ilang pagpahugot karambigit sa nasinati ang COVID-19 pandemic. Matod kang New Zealand Prime Minister Jacinda Ardern, dili na gikinahanglang mupailahom sa quarantine gikan Abril 19 ang mga residente sa New Zealand nga musod dito sa Australia o dili baka mubalik dito sa nasampit nga nasod. Parehong na-contain na sa duha ka mga nasod ang COVID-19 outbreak sa og hapit na nilang makuha ang target infection rate sa nga zero. Kung kahinumduman ni atong buwan sa Marso ni aging tuig, gipasarado sa duha ka mga nasyon ang ilang borders o parehong nagpatuman sa compulsory quarantine alang sa mga returning nationals.
Gikalipay usaban ni Australian Prime Minister Scott Morrison ang naasoy nga lakang sa ilang silingang nasod. Gipaniguro usaban niini. Og ipaniguro sa duha ka mga leader sa nasampit nga nasod nga dili nila masinatian ang samang krisis karon nga nasinati sa daghang mga nasod sa kalibutan tungod sa kapakyasan nga ma-contain ang COVID-19. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:16 ang atong oras sa laing bahin na padayon na karon si Russian opposition leader Alexei Navalny sa iyang hunger strike sud mismo sa iyang bilangguan. Bisan pa man nga nakasinati kiniga pag-ubo og kalintura. Matod sa kampo ni ini nga gikan pa ni atong milabay nga semana dihang iyang gisugdan ang pagpatigayon sa hunger strike kay isip protesta sa mga prison officials. Gikan ayon pa ni ini nga naa sa iyang abogado nga nakasinati siya sa acute back pain nga nakapekto usaba sa iyang pagtindog. Ang kondisyon na matod pa nga nagsugod pa tungod ni atong nahitabong pag-torture o sleep deprivation nga ilang nasinatian. Uban-uban pa nga mga preso didtong dapita tungod sa kahugot sa seguridad nga gipatuman sa ilang gobyerno. Subay usab sa aligasyon nga walay ginahimo ang prison officials para mamahimong himsog ang panglawas sa mga nakakulong. Gibudyar ko usab niini nga adunay tuberculosis outbreak didto sa ilang presohan. Nga hangtod karon wa pagihapoy solusyon nga ginpatigayon ang gobyerno. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Samtang nga ulahing tudling sa atong mga balita karong buntaga. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dugang nga sa atong mga balita nga international karong buntag. Duha na usab ang patay sa ugusa ang critical sa nahitabong pagpamusil dito sa Commercial Park sa Maryland dito sa US. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Napatay sa kapulisan si Frederick ang suspect sa naasoy nga insidente usa kini ka Navy sailor. Matud kang Frederick Police Chief Jason Lando nga ila pang ginpatigayon ang investigation armas siren kun unsa gayud ang tinubdan kun hinungdan nganong nahimo sa nasampit nga suspect ang maong krimen. Subay sa initial nga investigation giadtuan nila ang Riverside Tech Park diin ilang naabtan ang duha ka mga biktima nga nagbuyod na nganha sa ilang plaza human ang insidente dayong nagadto ang suspect dito sa Fort Detrick Army. Oga din, dito na usap siya napusilan sa mga kapulisan. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:18 ang atong oras, anana sa linya ang atong kauban gikan sa may mega market ng Dakbayan sa Kinabawan. Aron muhatag nato sa mga nagunang presyo o mga presyo sa nagunang palalito na karong buntaga. Anana sa linya si Tinig 7 Grace Labagnao Castellano. Tinig ng pamilihan. Tinig ng bayan. Sa karon atong siren ang presyo sa lamas din ni Sigrepawan City Public Market kung asa ang bumbay na sa 150 pesos ang kilo, ang kamatis nasa 20 pesos ang kilo depende sa sizes, ang luya nasa 150 pesos ang kilo, ang atsal nasa 30-50 pesos na lang. Dati ang atsal mukabat jud og 250 hangtod nimong 150. Halo di mo 100 sa karon 30 to 50 pesos na lang. Ang ahos nasa 120 pesos ang kilo, ang kalamansi nasa 50 pesos ang kilo na itagsis ang putos, ang paminta nasa 5 pesos ang putos, ang coloring nasa 5 pesos ang putos, ang curry powder nagihapon sa 5 pesos ang putos, ang ketchup nasa 6 pesos ang putos katong tag 250 grams, ang harina nasa 5 pesos ang putos, ang sweaty powder nasa 5 pesos kada putos, ang tauhu nasa 10 pesos ang putos, ang mantika nasa ang palm oil nasa 70 pesos ang kilo, ang coconut oil nasa 90 pesos ang kilo. Sa mga mupalitay og pansit, ang pansit nasa 30 pesos ang kilo, ang bihon nasa 80 pesos ang kilo, ang lumpia wrapper nasa 25 pesos ang kada 50 pieces. Og para po sa mupalitay og kanang manok
Nako, ang presyo sa manok ang buo na sa 200 pesos ang kilo. Ang na slice na nasa 210 pesos ang kilo. Ang ulo nasa 75 pesos ang kilo. Ang native nga manok nasa 290 pesos ang kilo. Mao ka na ang atong market report para sa Tinig ng Bayan. Ako po yung Tinig 7, Grace Labagnong Castellano. Tinig ng Pamilihan, Tinig ng Bayan. Alas 5.21 ang atong oras. Dagang salamat gawang Grace Labagnao Castellano. Sa atong pagbalik, mga balitang nasyonal, atong ihatag ganin yung human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng Bayan, Tinig ng Bayan. May multiple antioxidant properties sa mga sangkap ng Kopiaki 7-in-1. May sapat na nutrients mula sa mangosteen, Korean ginseng, agaricus mushroom, honey at kape. Sa bawat higo po ng Kopiaki 7-in-1, kakaibang sigla ang iyong mararamdaman. Ito ang pinatunayan ni Rogi Dadivas ng Matina Playa, Davao City. Ganaan po ako sa Kopiaki. Gustong-gusto ko siya. Masarap siya kasi maganda yung ano ko sir. Yung pang-relaxing ng ano ko sa pagiramdam ko, gumagaan. Tapos yung nantok sa duty ko. Yan ang Kopiaki. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Basta Kopiaki, yummy! Alas 5.21 na, karon na atong siren o ihatagan ninyo kining balitang panglawas gikan kang Tinig do sa Lulu Iluspa. Tinig pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Manghigala kining espirulina nga sagol sa Yaki Herbal Capsule makatambang aron maprotektahan ang ato ang kidney. Ang kidney ang unang maapektuhan nga organ sa radiation exposure. Oo, labi na kaning kuan, siguro kaning na permi magatubang og mga computer, kaning magatubang og computer tay mahilig sa TV, di ba? So ang una nga maapektuhan ang ato ang kidney. Kalayo no? Nga mataman unta ang gigamit para diha. Sus, mauna ang atong kuanon, huna-hunaon. Sumala sa mga pagtuon, mga higala, ang espirulina makatabang aron protektahan ang kidney gikan sa nephrotoxicity. Ang nephrotoxicity, epekto kini sa cancer treatments. Sobrang pagtumar sa antibiotics o analgesics, mga higala. Kung sa'yo masayaran nga dunay sakit sa bato, malikayan ang paggrabe ni ini. Apan kung ang kidney mo naog na sa 10% o 10% sa normal function ni ini, gikinahanglan na ipa-ilawom sa renal dialysis o sa kidney transplant. Hay nako, murag, duol na taana sa kamatayon. Kaya asa man ta may magnaay kidney diha sa palengke. O pwede pa tong kidney sa baboy manok, di ba? Mao na mga higalain, ana ka importante kung unsa o nato nga ampingan ang atong panglawas. Hastang mahala, makita na nga nagakaupos na ang kinabuhi sa taong dunay susamang balatian. Ang dialysis mo ay pamaagi sa pagtambal sa sakit sa bato nga maoy magwagtang sa hugaw o mapawala sa hugaw sa sobra sa tubig sa dugo pinaagi sa pagsala ni ini. Mao na ang kaimportante sa trabaho sa kidney. Mao nga dili nato dapat pasagdan nga mohinay ang atong bato kon kidney. Protektahan na nato kini pinaagi sa pagkaon sa mga presko nga mga utan o prutas, likay sa sobrang pagkonsumo sa asukal, soft drinks, artificial sweeteners, processed foods ug mga tambok ug parat nga makaon. Inom og tubig kay sa mga ilim nun, ma-maintain ang timbang. Likay ang kanunay nga pag-inom sa alak. Kinahanglan nga regular ang exercise ug ang importante ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule. Tungod kay ang herbal capsule, dili lang ang problema sa imuhang kidney ang iyahang sulbaron. Mawagtang apil na ang uban pang mga ginahambin o mga balatian sa imuhang panglawas. Tungod ni ini mang higala, mao kon ang hinungdan nga among ginaingon. Sa kadaghang parte sa ato ang kalawasan, wala ta mahibalo basin usa ni ana aduna nay diferensya. Mao kon ang hinungdan nga kinahanglan aduna gyud tay maintenance og mao ka na ang Yaki Herbal Capsule aron mahalikay ta sa susamang mga balatian. Tungod ni ini, giawhag namo kamo nga kung aduna kamoy mga pangutana kasinatian sa atong mga produkto, palihog i-text sa 0928-67-67031. Para sa Tinig ng Bayan, ako po si Kalulu Eluspa, balitang pangkalusugan. Tinig pangkalusugan, Tinig ng Bayan. Alas 5:25 sa buntag. Healthy products ba ang hanap mo?
Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Alas 5.26 ang atong oras. Sa atong pagpadayon sa atong mga balitang nasyonal karong tagna. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Isang kun na sa kapin na 9,000 ang pinakabagong napatig karong nga kaso sa coronavirus disease kun COVID-19 na dinhi sa nasuda Pilipinas sa pinakaulahing datos sa Department of Health kagahapong adlaw. Isang kun na sa 812,760 ang confirmed cases sa makatakod nga balatian. Sa naasoy nga ihap 152,562 o 18.8% ang aktibong kaso. Gikan na yun usaba sa nasambit nga ahensya, 9,373 ang bagong napatig nga kaso sa COVID-19 kagahapong adlawa. 97.5% ini ang active COVID-19 cases nga mild. 1.1% ang asymptomatic, 0.31% ang moderate, 0.5% ang severe, samtang 0.5% usab ang anaa sa critical nga kondisyon. Samtang anaa-ana sa 382 ang napatik nga nabugtuan sa ilang kinabuhi. Kini ang pinakataas nga napatik nga ihaba sa mga namatay sa COVID-19 sa Pilipinas sa milabayng mga adlaw. Matod sa DOH, nakasinati sa technical issue ang case collection systems. Inungdan nga mas ubos ang napating nga COVID-19 death counts ni atong milabay nga simana. Nakasinati matod pa og technical failure ang usa sa mga information system nga nagakolekta sa mga detalye sa matag ospital. Bunga nini, dili pa kompleto nga na-encode ang fatality numbers dito sa ilang datos. Tungod nini, nisaka na sa 13,817 o 1.70% ang COVID-19 related deaths dinhi sa nasud Pilipinas. Matod pa sa DOH, 313 na usab nini ang naayo sa COVID-19. Tungod usab nini, nisaka sa 646,381 kung 79.5% ang total recovery sa COVID-19 nga napatik sa DOH. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Samtang sa laing bahin ni Sutoy na sa 876 million pesos ang utang karon sa PhilHealth ngadto sa Philippine Red Cross. Matod kang PRC Chairman og Senator Richard Gordon ang utang sa PhilHealth kanila. Ang toda Abril 5, ana-ana sa kinatibukan ang 876,048,574 na. Galaom si Gordon nga mabayaran kini sa PhilHealth. Gipasabot usab niini nga dili lamang sila ang nagapaningil para mapadayon ang operasyon na kun dili aron na matabangan ang mga nanginahanglan. Dugang pa ni Gordon nga padayon na ang kapakyasan sa PhilHealth nga mabayaran ang ilang obligasyon. Og nakapekto kini nga nasa operasyon sa Red Cross sa Hilabina sa gikatakdang pag-abli sa ilang organisasyon na pinaagi sa paghatag sa mga isolation center sa mga eskwelahan nga nanginahanglan gayod sa mga Katri CR og mga pagkaon alang sa asymptomatic patients sa COVID-19. Kaya nung dumang ni atong Oktubre sa milabay nga tuig dihang napugos ang PRC nga ihunong ang ilang COVID-19 testing human nga napakyas ang PhilHealth sa pagbayad sa ilang utang ngadto sa nasampit nga organisasyon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Para sa Pilipinas, alas 5.29 na sa buntag. Gibatikos karon sa duha ka mga progresibong grupo ang pagbasura ni testing czar Vince Dizon sa panawagan nga mass testing. Matugang ang akbayan na spokesperson RJ Nagit. Ang Pilipinas lamang nga adunay testing czar nga dili pabor sa mass testing hilabina. Nga paspas ang pagsutoy sa COVID-19 dinhi sa nasud. Gikan na yun ni Nagit nga usa-usab ka physician nga nagpasabot lamang ang mass testing nga ipailawom ang daghang mga Filipino sa COVID-19 test. Ana o wa man kini ang mga sintomas aron ma-detect ug ma-isolate sud sa pinakadaling higayon.
Gikan na yun yung dagit nga una na nga gikan na yun sa World Health Organization. Nga importante gayud ang mass testing aron mabatukan ang pandemya. Kalambigit nini, gikan na yun sab ni Bayan Secretary General Renato Reyes. Nga anaa lamang sa kalibog si Dizon. O ginapalibog lamang ni Dizon ang publiko tungod. Wa usaban nagpasabot ang angay i-test ang tibuok populasyon na sa nasod. Kalambigit sa ilang panawagan nga ipatuman gayod ang mass testing. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 5:31 ang atong oras samtang dugang sa tudling sa atong mga balita karong buntaga, balita gikan dito sa kauluhan. Padayon kuno karon nga nihinay ang pag-subida o pagsaka sa COVID-19 dito sa Metro Manila. Subay sa datos sa Department of Health og gitun-an usab pinaagi sa UP Octa Research Group. Milugwa nga ni us-us sa 1.53 ang reproduction rate sa NCR gikan sa 1.88. Sud sa usa ka semana gikan atong Marso 30 hangtod Abril 5. Sa taho sa grupong gipalugwa kagahapong adlaw, nakita ang posibilidad nga mupaus-us pa ang reproduction rate sa 1.2 hangtod 1.3. Human ang duha ka semana nga enhanced sa community quarantine dito sa NCR. Samtang niya sangko na sa 5,315 ang average number sa kaso sa COVID-19 sa milabay nga semana dito sa NCR. 10% one-week growth rate nga mas ubos kini sa kanhing napatik dito nga growth rate sa NCR nga nisangko sa 70%. Inoon, gikan na yon sa Malacanang sayo pakaayo aron na isulting epektibo ang pagpahugot sa quarantine dito sa NCR. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Alas 5:32 ang atong oras, Philippine Standard Time. Sa atong pagbalik, mga balitang probinsyal, atong ihatagan ninyo human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Talakayang pangsakahan! Tinig ng bayan! Maayong buntag, sir. Ako dahil si Probida. May pangutara lang ko sa akong mga tanong o unsay solusyon aning akong mga tanong nga mga para aning mais unsay imong ikatabang sa kuwa. Daghang mananap dire, mga bilaga. Number one yun na dire. Rat campaign ta. If ever usual na kung maggawas ang rat infestation, kung padulong ta, kung tag-init, maggawas na sila kaya wala naman na sila kaunon dito sa ilahang habitat. Kung magawas na sila, peste na dahil na sila, tato ang rice and corn, specifically. May zinc phosphide tayong libre ginabigay ng government. Concerted effort sa lahat ng mga farmers, mag-baiting tayo, mag-rat campaign tayo. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Nesmarie Espejo, ang City Agriculturist ng Kidapawan. Talakayang pangsakahan, Tinig ng Bayan! Oras alas 5:33 sa buntag. Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig. Ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 064-572-3738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean and refreshing. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away, Punta LA Resort is your perfect setting. Breathe, enjoy, and be free from the stress and noise away from the city at Punta
Vista LA Resort, Barangay Tagbaubo, Island Garden, City of Sama. For bookings and reservations, call or text 0930-820-5731 or 0919-802-6792. Like us on Facebook at Punta LA Resort and share your Punta LA Resort moments or follow the conversations using the hashtag Punta LA Resort. Punta LA Resort, your tropical island escapade. Upan mas ganado sa produktong sigurado MMV's Premium Muabags pag-asenso Ang inyong mga baboy, manok o bibe Bakaw, kapayo, kanunay, bakana O MMV's Premium Aron paspas ang pagdako, maayo ang resulta MMV's Premium Maayong magpatubo Oras sa Pilipinas, alas 5.36 na sa buntag Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan Karon atong siren, unang tudling sa atong mga balitang probinsyal Atong dalikyatan karon ang probinsya sa Davao Oriental Atong dawaton ng signal gikan sa Joy FM sa munisipyo sa Caraga Ana sa linya, si Tinig 12, Jeline Seban Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan ka personahe. O mga personahe sa Criminal Investigation Detection Group ang usa ka ilang most wanted ato sa gikasang operasyon sa Amelia 1 Riverside Barangay Central Makati City Davao Oriental sa Milabayng As. Gilamang suspect na si Emilito Indani Utuhan, 52 anyos, ninyo usa ka panday na residente sa nasangpit na lugar na giila isip top 1 most wanted person sa city level. Ang maong pagkasikop kay Ituhan tungo sa order of arrest nga giisyu ni Judge Angelita Tumanda sa Region Trial Court Branch 5 sa Makati City, Davao Oriental, giisyu kani atong Marso 4, 2021 sa kasong qualified rape nga walay girekomenda nga bail. Sa pagkakaroon, anaana sa kustodiya sa Makati City Police Station ang maong suspect alang sa pagtubag sa maong kaso. Sa Pikas Bahin, malipayon nga gidawat sa mga benepisyaryo sa mapipila ka mga kooperatiba sa Batinaw New Bataan ang mga makinaryang pang-agrikultura na formal ni pang-apod-apod sa provincial government sa Davao de Oro. I-turn over sa nila ang napulo ka mga bagong rice combined harvesters para sa napulo ka mga rice cooperative sa Davao de Oro kung asa nakadawat ang Batinaw Kabakungan sa Antonino Irrigators Farmers Association o uban pang kooperatiba. Base sa impormasyon, gipunduhan ang maong proyekto sa Rice Competitiveness Enhanced Fund gikan sa Department of Agriculture aron mahatagan o gagaan ang mag-uuma sa probinsya. Matod pa sa mga benepisyaryo, dako nga tabang ang mga makinarya nga mapagaan o mapadali ang pag-ugmad sa ilang uma, labi na sa palayan o makatagamtam na sila gayod o kasayon sa ilang trabaho. Usa sa pinakadako o pinakamalampusong industriya sa Davao de Oro ang agrikultura. Nakita kini sa kadaugan na nakuha sa probinsya sa gikonsidera isip usa sa mga rice sufficient provinces sa Pilipinas sulod sa pipila ka tuig. Busa kanunay nagapangita og mga higayon ng provincial government nga mo invest kayo aron mapadayon ang paglambong ini na industriya sulod sa probinsya. Para sa Tinig ng Bayan, Tinig 12, Jeline Siban. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Daghang salamat sa kaubang Jelina Saban gikan dito sa may probinsya sa Davao Oriental. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga sa atong balitang probinsyal. Abot sa siyam ka mga sakop sa New People's Army kon NPA dito sa munisipyo sa Calamansig, Sultan Kudarat ang mitahan nganha sa mga otoridad. Kini ang gikumpirma ni Lieutenant Colonel John Paul Baldomar ang tigpamaba sa 6th Infantry Division Philippine Army. Sigo ni Baldomar nga mitahan ang mga miyembro sa West Daguma Front far south Mindanao region nga nahimong milisya ng bayan o gamatod pa ni recruit sa usa ka Edgar Candy ilawom sa Communist Terrorist Group kon CTG. Mitahan na ang mga nasampit dito sa sityo Tinapakan, Barangay Dato Ito Andong o sityo Nursery Barangay Santa Clara sa munisipyo sa Calamansig.
Mibalik sila nga nasa sabakan na sa gobyerno aron subling manginamuhing normal uban ang ilang pamilya. Dala sa mga nasampit ang anaasa na pulo ka mga shotgun o gausa ka homemade caliber 38 revolver. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Ning tangna atong siren karon ang mga panghitabo usaba gikan sa Maypi Palma area ana sa linya. Ang atong mabdi kong kauban si Tinig 11 June Villasoto. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Yes, maraming salamat at magandang umaga. Nakatanggap ng tulong pinansyal ang aabot sa 615 mga pamilya na naapektuhan ng flash flood noong huling bahagi ng nagdaang taon na mula sa Department of Social Welfare and Development Region 12 at sa Office of the 1st Congressional District ng Cotabato. Batay sa validated na listahan mula sa MSWDO at sa Local Disaster Risk Reduction and Management Office ng Pigkawayan, ito ay isinimite ng mga punong barangays ay naapektuhan nga ng matinding pagbaha. Ang 14 na mga barangay sa nabanggit na bayan at ito ay ang Bulukawon, Banukagon, Poblasyon 1, Kimarayag, South Manuangan, Presbitero, Kapayuran, New Panay, Balugo, Kabangi, New Igbaras, North Manuangan, Rinibon at Anik. Ang nakapagtataka pa nga rito ay halos kalahati sa mga barangay na ating binanggit ay nagmula sa tinatawag na upland area o yung mga bulubunduking bahagi. Ngunit sa tindingan itong tinatawag na climate change ay naapektuhan na rin ng nabanggit na pagbaha. Ang bawat pamilya ay nakatanggap ng tigda 2 pisong tulong at ang distribution nito ay pinangunahan ng tanggapan ni Congressman Joel Sakdalan at sa pamamagitan ng DSWD Region 12 Crisis Intervention Unit Satellite Office na mga personnel mula sa Cotabato City at ang LGU Pigkawayan na isinagawa kahapon sa Pigkawayan Central Elementary School. Samantala, ngayong umaga ay darating dito sa Barangay Bagulibas sa bayan ng Alyosan si Cotabato Governor Nancy Catamco upang pangunahan ang isang napakahalagang aktibidad. Ito pa rin ay ang patungkol sa mga sa mga allowance o sa mga ayuda na ibibigay ng provincial government. Personal na talagang pangunahan ng gobernadora ang nabanggit na aktibidad kung kaya't tayo ay magsasagawa din ng coverage ngayong umaga dyan sa bayan ng Alyosan. Yan ang mga latest mula dito sa Pipalma area para sa Tinig ng Bayan. Tinig numero 11, June Villasoto, nagulat. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Daghang salamat sa kaubang June Villasoto, gikan sa may Pipalma area din sa probinsya sa Cotabato. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Samtang dugang taho karon na atong siren na mga dugang balitang probinsyal atong lakbitan kining probinsya sa Maguindanao. Tinig ng Kanayunan, Tinig ng Bayan. Dito ka mga taga sa kalibre sa armas ang gitahan sa mga residente dito sa munisipyo sa Pagalungan na Maguindanao ngadto sa Bravo Company sa 90th Infantry Battalion Philippine Army giniresulta sa gipakusgang nga kampanya sa lokal nga kagamhanan dito sa munisipyo sa Pagalungan og 90th Infantry Battalion na aron nga makabsana kining Lusa Firearms og di na kini magamit pa nganha sa conflict og ingon man na kriminalidad dito sa ilang dapit. Ini ang ikaduhang hugna sa surrendered loose firearms dito sa munisipyo sa Pagalungan kay numdumang una nga nitahan sa mga otoridad niadtong December 23, 2020 ang anaa sa 14 ka mga tag-as nga matang sa armas gikan sa mga sibilyan lagip sa mga armas nga gitahan dito sa gipatigayon nga presentation of surrendered the loose firearms ang mga musunod M4 rifle anaa sa 3 adunay duha usaba ka garanda rifle adunay carbine with magazine og uban pang mga bala
Samtang gipatigayon ang naasoy nga aktibidad dito sa Pagalungan Session Hall nga gipangunahan mismo ni Pagalungan Mayor Salika Mama Sabulod o Vice Mayor Abdila Mama Sabulod, 602nd Brigade Commander Brigadier General Roberto S. Kapulong, 90th Battalion Commander Lieutenant Colonel Romel Mundala, 1st Lieutenant Roldan Bakagan, uban ang mga municipal councilors o barangay official sa nasampit nga munisipyo. Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:45 ang atong oras, samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga, hagi kasuhan na sa kapulisan. Tungod sa paglapas sa Dangerous Drugs Act of 2002, ang usa ka high value target nga drug pusher nga suspect nga nakuhaan sa 5 ka mga dagkong sachets nga gituhuang unod ang suspected shabu. Ang kontrabando, adunay estimated value nga 3.4 million pesos dito sa Cagayan de Oro City. Kini human nga naaresto sa hiniusa nga puwersa sa PNP Special Units og NBI 10. Ang kanhing bilanggo nga si Andy Von Makarandan, 33 anyos, way trabaho o usa ka driver sa taxi nga si AJ Pendriguez, 30 anyos gihapon, pulos mga mulupyo sa barangay Balulang sa nasampit nga Dakbayan. Sumakang Senior Sergeant o Master Sergeant Ronald Patriana gikan sa Regional Special Operations sa Unit 10 nga nasigob ang mga suspect sa gikasang anti-illegal drug operation sa Bro 4 Barangay Puerto dito sa Cagayan de Oro City. Gikan na yon ni Patriana nga giimbestigahan na nila ang impormasyon nga doon na matod pa ay kanhing preso. O gaingon man, kining preso karon nga nakakulong dito sa city jail nga maoy nagapakatag usab og laki pa sa operasyon sa illegal drugs nga nahausaba sa iyang mga parokyano. Dugang pa sa opisyal nga kapin o sa kabuan nilang o sa kabuan nang nakagawa sa gikan sa bilangguan kining si Makarandan tungod gihapon sa illegal drug case nga iyang giatubang dito sa korte. Sa unang higayon usab nga gikan ayon sa nasampit nga opisyal nga adunay lain pa nga mga bilanggo nga karon nagapadayon gihapon sa illegal drug activity bisan nga ana na sud sa seldas kapulisan. Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan. Oras alas 5:47 na sa buntaga, samtang dugang nga tudling sa itong mga balita atong balikan kining probinsya sa Maguindanao. Tinig ng Kanayunan, tinig ng bayan. Bunga sa sunod-sunod nga panag-engkwentro o kagubot dito sa munisipyo sa Talitay, Maguindanao, gipailaw na ang sampit nga munisipyo sa state of calamity. Giaprubahan na ni Mayor Montasir Sabal ang rekomendasyon sa Sangguniang Bayan o Municipal Disaster Risk Reduction Management Office nga ipalawom sa state of calamity ang munisipyo sa Talitay. Kainumdubang ni Ulbo ang panag-engkwentro tali sa armadong taga-suporta ni Mayor Sabal batok sa naghinuusang puwersa sa pamilya Watamama Oga Amiril dito sa nasambit nga munisipyo. Nagugat ang engkwentro dihang mapatay sa armadong tauhan ni Mayor Sabal ang usa ka 16 anyos nga binatilyo dito sa barangay Gadungan Talitay. Nagpangayo og pagkitabang ang pamilya Watamama sa grupo ni Commander Amiril sa Moro Islamic Liberation Front kon MILF nga ilang paryente usab og gisulong ang ilang mga kalaban kung asa ni nakubkub nila ang usa sa mga puluyana ni Mayor Sabal dito sa barangay Gadungan. Sa panag-engkwentro o bunga sa panag-engkwentro sa duha ka mag-aatbang grupo ni lalin sa ilang mga puluyanan ang anaa sa 700 ka mga pamilya dito sa barangay Pagueda o Gadungan. Niabot matod pa sa 7 ang namatay o 13 ang naangol o di pa kini o wa pa pinal nga kumpirmasyon ni ini ang mga otoridad. Anaa sa palibot ang puwersa sa militar o pulisya aron usaba nga mapaniguro nga wa na mga sibilyang madamay sa panag-engkwentro uban usab ang mga tinunan sa MILF Coordinating Committee on Cessation of Hostilities kon CCCH aron na mo resolba usab sa nasampit nga kagubot. Tinig ng Kanayunan,
tinig ng bayan. Sa laing bahin, duha ka tawo ang gitudlo karon sa mga otoridad nga suspek sa nahitabong pagpabusika dito sa Cotabato City. Gini mismo ang gikumpirma ni Cotabato City Police Director Colonel Romel Javier. Apan nagdumili una kining isa publiko ang pangan o dugang impormasyon kalambigit sa ilang gipunting mga suspek. Giamugna na karon ang PNP Special Investigation Task Force nga mao'y mututok sa malalumong imbestigasyon sa nasampit nga pagpamomba. Kahinumdumang mibusigad ang usa ka improvised explosive device sa kanhing istasyon sa Police Station 2 dito sa Jose Lim Street, Mother Barangay Bagua sa Cotabato City ni adtong adlaw nga Webes o Webes Santo kini alas 6:10 sa gabi. Og duha ka mga bomba ang lain pang nakitan. Namatay sa pagbusikan si Azman Kaderad, samtang angulo sa basiya Margiana na Kalim og Yusuf Talusan na Kalim. Sa karon, gihugtan nas militar og PNP ang seguridad sa Cotabato City. Tinig ng kanayunan, tinig ng bayan. Alas 5:50 ang atong oras sa atong pagbalik mga balitang lokal. Human lamang ining pipila sa atong mga pahinumdom. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Sweetheart, ready na! Wow, ka-sweet ba? Sakto lang ang pagkatimpla na ko sa Okira 5-in-1 Coffee. Tabalo na ko sa inyong gustong basabot, sweetheart. Lamining Okira 5-in-1 Coffee, sweetheart. Kay dunay aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng, dunay mangosteen, makapanindot sa pamati. Wow! Sige, sweetheart. Ikaw po na? Higaw po ning Okira 5-in-1 Coffee. Aron mas ganahan o himsog tang duha. Kalamit ba sa Okira 5-in-1 Coffee? Unya, sweetheart, ha? Garlic Plus with sodium ascorbate. Estrella, Taganama, 50 anyong. Gabaligya akong prutas. Akong trabaho, usahay, ni kahapon, lamigid kayo, ikaon nun niya, dayong higda sa kakapoy. Maunang nagka-diabetic ko. Kulbaan gani ko, sir, kay kining akong tiil, kini-kini, oh. Sa una, perting dugaya, gid ni maayo. Mauto nga, nagpa-check up ko sa health center. Sa akong sugar, og taas, gid siya. Maunang kuyawan na ko, sir. Perting gid na akong ampo nga, unta, manormal. Normal, gid siya balik. Kaluoy baya sa Ginoo, karo normal na gid siya. Minor lang gid ko, og kanon, soft drinks. Tapos kaning Garlic Plus, usagin ni sa nakatabang sa akoa. Dati, vitamin C o katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ka, nakita na ko ning Garlic Plus nga naanay vitamin C. Ug kutob karon, mauna gyud ni ang akong ginatumar ug kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Baug, sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate. Kalusugan ailigtas sa Garlic Plus. Sa panahon karon, daghan ang mga pagkaon nga lami. Apan, wala ta kahibalo kung makaayo nato. Busa, atong klarohon. Maniguro ta, human kaon, magkapitaog Kopiyaki 7-in-1. Aron dili magdugay ang toxins sa atong lawas. Para healthy, Kopiyaki. Mapalit sa mga butika. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Oras sa Pilipinas, alas 5:53 na sa punta. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa 105.7 Joy FM. Samtang sa mga tudling sa atong mga balitang lokal karong buntag. Unang tudling sa atong mga balitang lokal. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Sa selda na gidiretso ang usa ka drug surrendery human na masikbaw sa drug bypass operation sa kapulisan dito sa public market sa munisipyo sa Makilala kagahapon adlaw. Gilang dinakpan nga mao si Christy Caparida, 44 anyos ug mulupyo sa barangay Poblasyon Makilala. Nakuha gikan kang Caparida ang upat ka sachet sa suspected shabu. Takin ang marka money nga gigamit sa operasyon. Kasayra nga usa siya sa mga drug surrendery sa Makilala apan gipailawom sa surveillance sa PNP. Human na masiplatan nga nibalik sa illegal nga kalihukan ang suspect. Sa karon gibalhog na sa selda sa PNP si Caparida o gitakdang ilaparo karong adlaw sa PNP ang kasong pagsubak sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Samtang kagahapong adlaw malipayong gidawat sa mga pamilya nga napagana sa milabay nga pagtayo dinhi sa Kinabawan City ang cash assistance gikan na sa Cotabato Provincial Government. Subay sa datos gikan sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Council o Office o ingon man sa Department of Social Welfare and Development, anaa sa 1 million o kapin 1 million pesos ang nahatag nga ayuda kagahapong adlaw.
Lagi ba sa mga residente nga nakadawat sa ayuda nagikan sa barangay Kalasuyan? Apilo sa ba mga residente sa barangay Luvimin, Linangkob, Katipunan, Binoligan, Balindog, Amas, Amasyon, Junction, Kalaisan o barangay Lanao? Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa laing bahin o dugang sa ato mga taho karong buntag. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Aron na o sa tumong nga mapakusog ang kahibalo o ingon man kapasidad sa lokal nga medical physician sa Dinhis, Kinapawan City, ipatigayo na karong adlawa ang usa ka Public Health and Services Improvement Webinar dina sa May City Convention Hall. Nagsugod kini kagahapong adlaw og mahuman kini karong petsa 9 o karong adlaw nga Biyernes. Mga espesyalista gikan sa International Urban Training Center sa Gangwon Province sa Republic of South Korea ang mamahimong lecturers sa naasoy nga webinar. Diin tumong niini nga mahatag ang best practices o gaingon man mga pamaagi aron na mapakgan ang COVID-19 o guban pang mga balatian nga posibleng mokasangpot nganha sa health crisis o bisan unsang pandemya nga posibleng muabot nganha usab sa usa ka lokalidad. Matod kang Kinapawan City Health Officer Dr. Jocelyn Enchanzo, importante matod pa ang pagpatigayon sa naasoy nga aktibidad, hilabi na alang sa mga frontliners sa nasampit nga dakbayan. Aron usab nga mapaningurong aduna kini igong kapasidad nganha usaba sa pagasagubang sa bisan unsang medical emergencies sa mga chief of hospitals, mga medical officers, mga OB-GYN department heads, mga nephrologists, infection control officers o guban pang mga personnel gikan sa public o private hospitals ang partisipante sa webinar nga gilaumang makahatag kanila og dugang kahibalo. Una nang gimando ni Kinabawang City Mayor Joseph Evangelista kang Dr. Enchanzo o kang City Tourism Officer Jillian Ray Lonzaga nga magipag-ugnayan, makipag-lambigit nga na sa mga tinunan sa North Cotabato Medical Society aron nga hingpit nga mapatuman ang nasampit nga aktibidad nga ang tumong makahatag og dugang kapasidad o abilidad nganha usaba sa mga medical frontline workers. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Alas 5:57 ang atong oras samtang dugang tudling sa atong mga balita karong buntaga. Abot matod pa sa 48 ka mga improvised explosive device gikan na sa lain-laing unit sa 10th Infantry Division. Ilawom usaba sa 10th-02nd Brigade ang gipabusikad kagahapong adlaw dito sa barangay Singkatulan sa Makilala North sa Cotabato. Kini ang gikompirmar nga datos gikan na sa civil military officer sa 39th IB nga si First Lieutenant Charles Ayana Parel. Kagahapong adlaw gipabusikad ang nakumpiska og mga gisurrender nga mga IED sa didto sa nasampit nga barangay. Aduna kini coordination sub uban ang local government unit, barangay local government unit sa nasampit nga dapit aron usaba nga di makahatag alarma nganha sa mga mulupyo didto sa nasampit nga barangay. Ang naasoy nga mga IED sa nakuha gikan sa mga operasyon sa militar batok sa rebelding New People's Army kon NPA. At ang ininyo ang dugang detalye ni Ana Unya, makauban ni Kaubang Loy ang battalion commander sa 39th Infantry Battalion alang sa dugang detalye ni ining maong taho. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Oras sa alas 5:58 karon atong siren ang mamahimong dagan sa panahon. Ana sa linya gikan sa PAGASA DOST ang atong kaubang si Alvin Bautista. Tinig ng Bayan. Weather update. Weather update. Ay nawa man sa linya. Oo, naputol, nagtutot man. Okay ha, atong balikan ang signal gikan sa PAGASA DOST aron maghatag nato og detalye. Kalambigit ni ining mamahimong dagan karon sa panahon nga nag-orange-orange ang ato ang panganod. Unsa bay bitbit ka nini kining dagumba o
kini nga init nga panahon karong adlaw nga Miyerkules. Oras alas sa 5:58 na sa buntag. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alang dai sa inyong mga mulo ha og mga reaksyon galambigit sa mga tahong gihatag ganinyo karon o gilabay nganhi sa inyong turumanong tinig ng bayan. I-text lamang kana sa 0977-182-5833 aron makahatag mo sa inyong reaksyon o mapadayag ka na nganhi sa kahanginan. O paki-like sa atong Facebook ha. Pangitaan ninyo ang Joy FM 105.7 Kidapawan o ingon man ang Joy FM TV Kidapawan. O, i-like ninyo ha aron masayod kamo sa mga pinakaulahing katikaran o mga programa dinhi sa Joy FM. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas sa 5:59 na ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mayong napuntag din sa itong mga nag-birthday day karon ha. January, April 7. O, happy birthday sa itong nag-celebrar karon sa ilang adlaw nga natawhan o kapiestahan karon bisag way mga dagkong tapok ha. Importante ni ana maggahin kita ga panahon alang sa atong pagpasalamat. Ana na sa linya atong balikan ang signal gikan sa Awang kining DOST Awang Pag-asa Office. Ana sa linya si Kaubang Alvin Bautista. Tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Magandang umaga po sa Andrew at isang matiwasay na araw ng Miyerkules sa ating tagapakinig. Narito ang kalagayan ng panahon sa loob ng 24 oras. Kaninang alas 3 ng madaling araw, may inaasahan po tayong LPA o low pressure area sa layong 790 kilometers silangan ng Hinatuan, Surigao del Sur. Samantala, northeasterly wind flow o hanging amihan naman po ang nakakaapekto sa Luzon. Sa pagtaya po natin dito sa lungsod ng Cotabato, Coronadal, Kidapawan at mga karatig bayan nito ay makakaranas ng maulap na bahagyang maulap na kalangitan sa at may kalat-kalat na pag-ulan, pagtulog at pagkidlat dulot po ng nasabing northeasterly wind flow o amihan. Ang hangin ay magiging mahina hanggang katamtaman mula hilagang silangan hanggang silangan na may mahina hanggang katamtamang pag-alo ng karagatan. Ang agwat ng temperatura ay nasa 23 hanggang 37 antas sentigrado. Ang araw ay sumikat sa ganap na alas 5:39 ng umaga at aasahang lulubog mamayang alas 5:52 ng hapon. Mula po dito sa DOST Pag-asa Awang Airport, ito po si Arvin Bautista. Tinig ng bayan. Weather update. Weather update. Daghang salamat kaubang Alvin Bautista gikan sa Pag-asa DOST sa may Awang Maguindanao. Impunto alas 6 na ang atong oras. Wa na kita igong oras sa atong pagpanag-uban na karong buntaga ug mga adlaw. Subli kita nga mag-uban ganin sa inyong turumanon. Sangan sa kinatibukan kaubanan sa News and Public Affairs sa Yaki Broadcasting System. Musunod na ha, si kaubang Loy Rosario. Atong kauban diay si kaubang Grace. Wala kita igong oras sa kinisiya Tinig 43 sa John Andrew Tabugok manamilid kaninyo magingon. Ang nagpakaban ng katawahan mo ay mataog dalungan sa malambuon nga katilingban. Maayong buntag, daghang salamat! Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Ang iniinom mo, dapat hindi basta tubig lang. Kailangan ligtas at malinis ito. Magpa-deliver na sa sulit na presyong 35 pesos per gallon and 3 gallons for 100 pesos free delivery pa. Protektahan ang buong pamilya. Uminom ng ligtas at malinis na tubig, ang Yaki Purified Drinking Water. Para sa inyong orders, tumawag sa telephone number 0645723738 or cellphone number 0912-326-8160. Yaki Purified Drinking Water. It's safe, clean and refreshing. Makaayo gyud ang mamina og tambag. Importante gyud diay ang food supplement sa tao. Tama lang nga naga Kidiyaki Vitamins ang akong anak. Sobra 20 ang sangkap sa Kidiyaki Vitamins. Kamo usab giawhag nako. Suwayin ninyo ang Kidiyaki Vitamins para sa inyong mga anak. Mapalit ka na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood,
fishball, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinapawan City, 105.7. Joy FM. Madayang ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki. Alam pa, 5 na. Time checks brought to you by Yaki Herbal Capsule. Batuki ang balatian, pakusga ang immune system. Pagtumar og Yaki Herbal Capsule 3 times a day. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome ni atong programang Tinig ng Bayan. Adlawng Miyerkules na kita, 7 sa bulan sa Abril 2021. Kumusta mga katinig? Ubay-ubay ni atong hisgutanan sa kinatibukan ni atong programa. Ako nag-auhag kaninyo ubanin ng atong programa para atong hisgutan ng daghang kaayong mga butang. Kagahapon mga katinig sa gipatawag sa kining committee hearing sa Committee of the Whole sa sangguniang panlunsod, no? Gihisgutan kining kontrobersyal nga annual budget, 2021 annual budget sa Kinapawan City, kay kahinumduman ni apila ang kampo ni Vice Mayor Jibjib Bombeo ngadto sa komitiba o Committee on Finance, no, sa sangguniang panalawigan. Nagpasa og motion, mo nang motion to recall, no. So ikaduhang higayon nga gituki ko ni og nag-imbita og mga personahe gikan sa DILG. Pero ang dili maayo mga katinig, dili pabor sa kampo ni Bombeo ang nahimong opinyon sa DILG. Instead, pabor dito sa kampo ni City Mayor Joseph Evangelista. Kainumduman Disyembre mga katinig, nahimong kontrobersiya ang pagpasa sa naasoy nga budget tungod kay sa ilahang special session, naghimo po special session ang majority block. Unya ang gibasihan sa legal opinion, ha, ni Attorney Michelle Viejo sa DILG 12 ang wala pag-aksyon sa sangguniang panlalawigan sud sa 30 days sa supplemental budget number 9. So, unsa ni estratehiya? Pero nisulti na mga katinig si Mayor Joseph Evangelista nga game is over, no? Game over na sa budget kay gani. Nakapangayo naman gani sila supplemental budget number 1 para sa 2021 na budget nila mga katinig. Yeah, doon na po yung supplemental budget number 2 nga 94 million plus, no, ang gipangayo nila. At ito nang hisgutan nun niya. Sa Picas Bahin, katong namatay nga barangay kagawad, nga si kagawad, kadyot haka natin, interview tatood. Si barangay kagawad Berlin La Rosa, mga katinig, namatay kini, natagaan na og first dose sa vaccine sa AstraZeneca mga katinig. Namatay kini natong Domingo unya atong nasayran nga kining naasoy nga barangay kagawad namatay daw tungod sa COVID. Unya gipailawom na sa cremation ang iyang patayng lawas, no. Nagpositibo siya sa gihimong rapid test. Ang iyang barangay kapitan kay duna po iya close contact ngadto kaniya si Kapitan
Siya yung pangalan ni Kapitan ha? Si Barangay Kapitan Ebenezer Fulog. Oo. Nagpailawan po ni sa self-quarantine, no? Diya sa may barangay Kibya sa Matala, mga katinig. Kaya tungod doon na siya close contact nga to kang kagawad Larosa. Unya, kainom duman mga katinig, unang namatay si Emily Clarito Kalibayan na Salimbag. Usa kini ka barangay health worker namatay tungod sa hypertension 3 days after nga natagaan o bakuna. First dose nga bakuna, pastilan. Unya mga katinig, ato pa ng hisgutan. Pero kagahapon sa side po sa Matala, makilala ko tabato, katong nga mga unexploded, no? Nga mga naasa more or less 300 kilos, no? Nga mga bomba ang gipabusikad mga katinig, mga unexploded ordnance, no? Gipabusikad kini sa pamunuan sa 39th IB Philippine Army. Og sumala pa ang naasoy nga mga bomba na-recover o gi-surrender, no? Sa mga ni-surrender ng mga rebuilding NPA, gipabusikad kini diha sa may quarry site sa may barangay Singkatulan. Nasa linya sa itong komunikasyon at makahinabi karong buntaga ang commander, ang battalion commander sa 39th IB Philippine Army, si Colonel Geoffrey Carandang. Sir, good morning po. Si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM Kinapawan. Magandang umaga, Loy, at sa mga lahat ng katinig. Oho, aabot sa more or less 300 kilos yung pinasabog daw po ng mga unexploded na mga ordnance? Totoo po yun, sir. More or less 300 kilos, but there are around 48 pieces of unexploded ordnance. Oo. Ano po ito? Hindi lang po sa 39 IB na recovery po ito, pati po doon sa mga ating mga katabing mga battalions po. Ah, okay. Gano'n ho, kasi matatandaan ko, nung nag-interview tayo last month, pinasabog din ninyo yung mga unexploded na mga IEDs o mga ordnance. Ano po, gano'n katagal na-recover? Or yung nasabi nga mga bomba, ano po, since kailan po ito naipon sa inyong imbakan? Kailan po ito mga na-recover at isinuko sa inyo? Kung matatandaan niyo po, Sir Lloyd, yung first na ginawa natin for the year, ito po yung lahat na galing sa 39 IV na recover last year. Okay. And ito po yung ikalawang bat po. These were also recovered last year, but this came from the different battalions, yung 16 IB, 72nd IB na dito sa area ng Magtet, dito sa Arakan. Okay. Tapos meron kaming bagong na recover po na kasing laki ng mineral water, yung parang pang 50 liters. Yung isang galon. 50 liters. Kasama na po yun doon. Sa pag-explode kapon. Saan po na recover yun, sir? Somewhere dito po sa makilala, makilala po. Yun na yung na-recover, yung last na military operation, yung nakubkub ninyo ang kampo ng NPA? Hindi po ito. Hindi came po yun. From a surrendery po. Sinuko ng ano? Sinuko po. Okay, mabuti naman. Ano ho? Kung nagamit, ano po, yung, ano yun, pulbura lang yon. O ginawa mo talagang ano, ginawang IED? Ginawang IED po ito. Kung makikita niyo po, forma siya ng yung parang mineral water po talaga. Mm-hmm. And ito po ito, yung ginawa po ng CBPNPA po rito para siyang with composition ng chemicals. Mm-hmm. Yung pang tapo yan, yung sa fertilizer. Yung ammonium nitrate na fertilizer, opo. Yun yung di ba? Opo. So kung sumabog ito, magdulot ng malaking pinsala. Hindi lamang siguro
Kasi matatandaan ko, no, ako yung mga nag-cover noon sa All Out War, no, yung mga binababagsakan ng 755 na mga bomba, eh nagki-create siya ng siguro malaki pa sa building namin dito sa no yung hukay. So kung ganun ka tindi yung isang galon na sumabog, eh matindi rin po ang posibleng pinsala ho nito, ano po. Mabuti na lang at sinukot po ng rebelde. Kaya po niyang ilipad ang isang 35 truck. Wow, grabe no. So, paano ho ginawa yung pagpasabog kahapon? Sir, as explained by the Explosive Ordnance Disposal Teams, mga specialist po natin yan sa Philippine Army, they created apat na pits. Yung apat na pits po, sinabdivide po nila lahat yung propensity ng mga bombang na-recover, and they were detonated using C4. Okay. Ano, isahang pagpasabog lang ito o dinahandahan po? I believe po dinadaan-daan because of the safety measures po na ina-apply ng EOD natin. Oo, kasi kung isa, eh parang maglindol na, pero mo, 300 kilos, more or less 300 kilos lahat, ano? Ang ganun-ganun kalaki. Kasi matatandaan ko nung inatake yung Camp Songko, yung malapit sa airport, 50 kilos yung pulbura na inilagay doon sa multicab. Ang malaking pinsala ang idinulot nito. So 300, more or less 300, ang dami ano. Yung karamihan sa mga sinuko at pinasabog ho ninyo, anong klaseng mga bomba po ito? Kasi yung mga nare-recover na mga bomba na nakita ho natin na ginagawang IED, kadalasan mga bala ng 80mm, 60mm, o yung ano yung RPG. Pero ito po, ano po itong klaseng mga bomba ito? Puro mga ano lang lahat, puro improvised lahat? Yes po sir. These are all improvised. Kasi po, mahirap na po talaga kumuha ngayon ng ano mga materials to create a bomb. So kung makikita po natin, lahat po ng ginawa ng CPPNPA, talagang ano po, kung anong available materials na kaya nila, because meron silang of course kaalaman probably through internet at saka yung mga taong nahuli na rin natin na gumagawa nito. Malaking ebidensya po ito laban sa kanila, no, yung propensity of violence at saka atrocities na gustong gawin ng mga CTG sa against sa tao. So maganda po na recover natin to at eventually nasira din natin. Naubos na ba ang lahat po ng mga unexploded ordnance na na-recover ho ninyo o meron pang inaasahan po natin na papasabugin pa sa susunod na mga araw? Sir, so far po sa area po natin dito sa North Cotabato, okay na po tayo sa yung mga na-recover natin ng mga unexploded ordnance. And hopefully po sir, doon sa mga magsusurrender po and willing to ano yung magbigay po nung magsurrender ng mga items such as those, mas maganda po talaga makuha ulit natin yon para eventually maubos po yung mga unexploded devices mga nandito po sa ating area of operation. Ibig sabihin po, may mga report pa rin po kayo natatanggap na mayroon pa rin mga rebelde na may bit-bit po nito? Sir, we're not discounting na wala na siya. Clear na po tayo. But if you can recall, after 52 years of insurgency, 53 nga pala. So, nakikita po natin, sir, na, no, na baka marami din silang nagawa po dyan. And slowly po, we are realizing na marami na po talagang nagbabalik loob and mismo nag-volunteer to surrender these items. Ang maganda po nito po talaga sir, kung sa totoo lang po, nasusurrender na sila ngayon sa mga LGUs natin. I think this is a manifestation na talaga nag-work po yung whole of nation approach natin. Kasi before po, before 2016, mga ganito po, very malaking nagsusurrender sa amin sa military through operations. But right now sir, last year and 2 years ago, yung mga surrenderies po natin, sa LGU po sila at nagsusurrender. Ibig sabihin, this also shows
na very effective na yung mga ano natin, yung mga LCEs natin na nakaupo ngayon. So ibig sabihin po, maituturing nating matagumpay yung LCAC na ipinatutupad ng ating gobyerno. Yes sir. Magandang indication po ito na the surrendering their items sa local government units is a good indication na the National Task Force LCAC and the EO-70 is very working. Mm-hmm. Kung kayo pong tatanungin, kasi alam natin na limitado rin ang resources ng gobyerno at itong mga programa kagaya ng LCAC ay may hangganan din. Kung kayo pong tatanungin na ano pong dapat gawin kung sakasakali tatapusin yung programang LCAC? Actually sir, with or without the LCAC, kung talagang yung tayo, kami, nasa gobyerno, naka-devote po kami to serve the people, I think kaya-kaya po nating maparamdam sa taong bayan na may gobyerno. Kasi yun lang po talaga naman ang hinahanap ng mga tao natin na yung servisyo ng gobyerno. And I think with or without the LCAC, nandiyan na yung mga budget natin, naka-abang na yan, naka-plano na yan. And even so, pag nandiyan na yung na-passing ga, implement yung budget, these are all going to the people. Yun alone na I think sir, malaking bagay na po yun. With or without the LCAC. Yung pagiging sinseridad ng gobyerno na maiparating yung talagang tunay na serbisyo sa taong bayan, yun yung pinaka-importante sa lahat. Tama po yan, sir. Sir, maraming salamat po. Baka may mga dagdag po kayong mensahe para po sa ating mga kababayan at iba pa mga kaganapan na hindi po na namin na itanong po sa inyo. Ayun lang po, nananawagan lang po kami dun sa mga nasa taas pa na kung pwede, bumaba na kayo at join the government dito po sa ating peace and development efforts para maging matiwasay at maunlad yung ating bayan. Sayang po yung pagkakataon na binibigay ng gobyerno. I-avail po natin ito para sa atin at sa ating mga pamilya. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sa muli magandang umaga. Maraming salamat din po. Magandang umaga po. Aha. Mga katinig, inyong nabati si Colonel Geoffrey Carandang, ang commander sa 39th IB Philippine Army. Tinig ng bayan! Tinig ng bayan! Grabe no? More or less 300 kilos no? Ng mga IEDs, unexploded ordnance, mga katinig. Katong usaka dako nga bomba. Naasa pila ba na? 5 liter. Kana isa ka galon? No. Dili isa ka galon. 5 ka galon. Kay isa ka container na eh. Kanang pareha ka dako sa mineral water. No? So, 5 ka galon or 4 ka galon ang sulod nga tubig ni Ana. Ingana kung gina-imagine ako kung kana mo busikan mga katinig, dako gyud ang kadaot no ang mahimo. So kini gi-surrender sumala pa o gauban kini kagahapon sa gipabuto no. Gi-dispose nga mga IEDs. Pero bayan na lang no kay gi-surrender. Kay kung wala suspastilan, dakong kadaot gyud ang mahitabo mga katinig. Alas 6:20 tres na nga ito ang oras. Importante po nga ito ang pakusgo ng ito ang pang-depensa mga katinig aron mabatukan ang lain-laing mga balatian. Pinagi sa itong healthy lifestyle o pag-tumaro sa mga food supplement kahinimo sa Yaki Laboratory o sa mga epektibong produkto Yaki Herbal Capsule. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan ako sulit mas, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na panahon kung gitry ng iyahang produkto ang Yaki Capsule. I-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor nga ano daw nga inigatip ang resulta. Resulta sa biopsy. Nawala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan niyo. Mapalit sa mga butika. Uban sa pag-amping sa magginakaon, kaon sa healthy foods, pahuway og tarong og pag-exercise, dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Ben Dapco taga Mankilam, Tagum City, Davao del Norte aron ni himsog og ni normalize ang iyang blood sugar level. Ano ba to? Kwa Serpentina, good. Kumusta ka karon after ka nagtumar og Serpentina? Igaanab ya ang akong pamati na ko din na presyon ng bugat ang akong pamati, mura lang kong
katugon pirmi niya. Karon gaana jud siya. Ikaw, diabetic ka ba o taas lang ang imong blood sugar level? Pagtumaro sa Serpentina Plus Herbal Capsule nga mapalit sa mga butika. Kamis na ang panit o nawala na ang katol-katol sa panit sa anak ni Myrna Lanceso nga si Hanilet. Taga-Kauswagan, Cagayan de Oro City kay iyang gisabunan sa Yaki Baby Soap. Sada gidang Yaki Soap. Umans good niya pag-anto sa doon. Akong gisabunan sa Yaki Soap. Dayon giplasa rin sa Yaki Oil. Tulukadlaw ni Uga na siya. Hamis na kastanan. Dayon wala na siya allergy. Ang Yaki Baby Soap, mas epektibo mga mama. Ang ayan lang, masulayan ninyo. Ang Kidi Yaki Vitamins, Yaki Herbal Capsule, Bilongga Gold, Serpentina Plus, o ang Yaki Vitamin C, mapalit sa mga butika. Sa LA Recreation Center, makakabili ka na ng mga souvenir items exclusively designed by Yaki para sa inyo. Gaya ng souvenir shirts, personalized mags, board shorts at iba pa sa napakasulit na presyo. Dito lamang yan sa LA Recreation Center Souvenir Booth. Nag-enjoy ka na, may remembrance ka pa. LA Recreation Center, matatagpuan sa 117 Barangay Paco, Kidapawan City. Importante kaayo ang calcium o iron sa tuang lawas. Ang calcium, nagapalig-on sa kabukugan o masuklan ang balatian nga osteoporosis. Sa mga idaran nga sakit sa likod o mga lutahan, ang suliran. Kung anemic o kulang ka sa dugo, importante kaayo ang iron. Ani-ana, ang Olifera C Herbal Capsule. Pag tumar ni ini, isip food supplement. 3 times a day, Olifera C Herbal Capsule. Para iwas sisi sa huli, mabibili na sa mga butika. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishbowl, organic egg, organic pork, and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kidapawan City, beside Avon. Mga kayo panas ganado sa produktong sigurado MMV Stream Yung Muapag Stag Asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibig, baka o kabayo, kanunay, pakana o MM Feeds Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MM Feeds Premium. Maayong magpatubo. Garlic Plus with sodium ascorbate. Ako, sinikariyolong og taga-Soli. Sauna, pero aminti taas ang presyon sa ako dugo. Dalira ko malipong, dili magod malikayan, usahay nga daghanta og makaon. Kanya, kuso kayo kumuinom og manigarilyo. Karon nga happy na ta mag-40. Likay na gyud ko. O nya, na naka-advise ako nga mukaon ko og ahos. Pero dili man makaya. Kung lamuno nimo na diretso. O nya, nandungga na ako ning Garlic Plus. O nga ako dayong kisulayan, nakakonsumo na ko ani usa ka box. Karon, kaloy sa Ginoo, normal na ang BP og nawala na akong paglipong-lipong. Usa ka modera. Biyain ang bisyo gyud lagi tay maani ana lawas sa Recapital in town nato sulay sa ning Garlic Plus kadako gyud ning tabang sa kuha kaloy sa Ginoo okay kayo akong paminsar maong nagpasalamat gyud ko sa kahitasan og sa Garlic Plus. Garlic Plus with sodium ascorbate, kalusugan ay ligtas sa Garlic Plus. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Mga katinig, alas 6:28 na nga itong oras. Parahin kita na itong programa nga Tinig ng Bayan. Gitakda sa Darong Ifta, no? Karong umabot nga ika-11 sa Abril. Oo, ang moon sighting. Una nang gischedule ang April 12, pero gibag-o kini. Kinisubay sa gipagawas ka memorandum sa National Commission on Muslim Filipinos sa para sa pagbag-o sa anunsyo, no, kalabot silang schedule ng moon sighting, mga katinig, sa pagsugod sa ilahang Holy Month of Ramadan, no, sa puwasa, mga katinig. So, sigun sa pag-verifika sa Uma Kura Islamic Calendar para sa 1442 Hijra, no, ug lain pa mga opisyal ng mga Islamikong kalendaryo, ang bulan sa Shaban, na taon, no, sa
30 días. Oo. Sa ika-29 kaadlaw sa naasoy nga petsa. So tungod kay nasuta nga mao gato ang mga fall no sa April 11, so diha gitakdang ilang nga moon sighting. So kung magpakita ang bulan sa gabi sa April 11 mga katinig, buot pasabot ni ana adlong Domingo kana magsugod ang ilang puwasa. O apan kung dili gani magpakita officially sa 12 o 13 magsugod ng ilang isa ka bulan nga pagpuwasa. Aduna po igi pagawas nga kamanduan no ang kalabot sa pilgrimage mga katinig sa Mecca no sa tumakaigsuunang Muslim nga ang katulang nga bakunado ang gitugutan nga makaadto sa Holy Land of Mecca. Mecca. Oo. Mao na siya. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:30 nga itong oras. Mga kababayan, may bagong produkto po tayo. Ito po ang Glutagen C. Tatanungin natin ang ating quality control manager. Ano ba ang maitutulong ng Glutagen C sa ating katawan? At bakit Glutagen C? Glutagen C, kaya aduna siya'y glutathione, collagen, o vitamin C. Ang glutathione mang good kay pang ano dyan siya, cleansing sa liver. Siguro sa uban, ang maisip dahil nila pag glutathione kay mamuti dahil yun ka, which is ano lang siya, ang effect na puti kay side effect lang na niya. Ang main dyan niya is pang cleansing gid siya, maayos siya sa atay, makahubog ng mga ilim nun. Kana maayo kayo ang glutathione para sa inyo ha. Ang collagen pod, siya kay pang pabata, kay kanang mga mapansin ninyo, kanang linya-linya sa inyo mga panit, kana kulangan mo collagen ana. So, pag ginatikan ni mo na collagen, kana sila manginat ng imuhang mga badlis-badlis. Oh, magbata, mag-fair, mag-hamis ang imuhang panit. Ang vitamin C, mang good. Isa siya ka energy booster. Tapos, pag si vitamin C, isagol ni mo kay glutathione, mas taas og absorption ang glutathione. Kaya, kung magpuyog ng tatlo, mas epektibo. Kaya dapat, subukan nyo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:32 ang atong oras, mga katinig. Padayon kita na itong programang Tinig ng Bayan. No? Pizza Uno yata. Tugutan na sa City Tourism Office sa Kinapawan ang mga mountain trekker, mga mountain climber. No? Ngamusaka diya sa Mount Apo. Oo, katong nga taas nga panahon sa Holy Week, wa gitugutan karong Abril pa. But anyway, atong isgutan kini mga katinig na sa linya sa tong komunikasyon na si City Health City Tourism Officer Jelian Ray Lonsaga. Ma'am, good morning, si Loy Rosario sa Tinig ng Bayan sa Joy FM po. Good morning, Sir Loy, and to all our listeners sa Tinig ng Bayan, maayong buntag sa tanan. So, May 1, tugutan na ninyo nga musaka ang atoang mga mountain climber sa Mount Apo. Unsay pamaagi, unsay sistema nga ipatuman ni ini, ma'am? Kinsa ba ang pwedeng musaka diya sa Mount Apo? Tama, sir, no? Ginapahibalo na mo ang tanan na sugod sa May 1, ang atong Kidapawan City Mandangan Trail pasaka sa peak sa Mount Apo, open na for trekkers. And ang atong dawaton na mga trekker sa pagkakaroon as approved by our local IATF are from Region 12 visitors for now. So, but pasabot, taga-Soxar Gen. And ang ilang buhaton, pinakauna, naakitay mga locally accredited na mga tour operators na mauy mag-handle sa ilahang booking. Pero dapat nilang tanawon pinakauna nga karon mong good in line with the new normal, per schedule na ang atong pagsaka sa Mount Apo. So example, Sir Loy, no? Ang unang schedule, May 1, 2, and 3, first batch. And ang atong dawaton, 30 lang ka-trekkers. This is one way of aligning our carrying capacity measures diya sa atong trail, tungod kay Baluman Tanong, nga isa sa rason nung nagsirado ta, tungod kay nalinugan ta, at the same time kaning atong concern sa social gathering na ma-monitor lang nato pag-ayo ang number of persons na atong mga ginapasaka.
So, ang next batch, ano, sir, May 4, 5, 6, and then another third day for the next 30 packs. So, unsa ni siya, ma'am? Hulaton sa makanaog tong 30 bago pasakaon tong second batch or third batch? Yes, sir. Ano ba ang sistema? Yes. Opo, anak yun siya. Wala gyud tagbo na mahitabo. Okay. Unsa ni siya? Kasi kung tanaw na to, ang ubang mga trail, for example sa Davao, sa Digos, ginatugutan na. So tag 30-30 lang ang kada lungsod nga pwedeng tugutan nga makasaka dito, ang giallocate o kita diri na ning kamot nga masunod to mga protocols base sa laing lugar wa. Na sakto ka na nga observation, sir, no? As of the moment, kita sa Region 12 mo nang atong gi-implement as approved by DNR. Sa PICAS, they have also been implementing the 25 to 30 maximum per day. Siguro naala yung mga pipila. I cannot speak pamanggood for the meantime for the Region 11. Uh-huh. But sa akong nahibalan, we do have the same numbers of trekkers na gina-allowed per day. Ang naka-unique lang yun sa ato as Region 12 is every 3 days ang interval na to. Because yung anak taka-careful sa ato ang tourist activity. Sila ma'am, kasi ang tagbuan ni... Ang gusto sa mga climber, makaabot yun dito sa pinaka-peak sa Mount Apo. So, same gyapon ang gagikan sa Davao Region. Maupod ang ilahang goal, no? Makaabot dito sa pinaka-peak. So, but dito sila mag-abot. 3 days ang atua, but sa Davao Region, pila sila? Pila ka-adlaw po? 3 days pila po? If I'm not mistaken, every day na ay nag-sakag 25. Every but day. I think these things, na gina-work out na ni Karun sa Region 11. Mone na kalisod. So, kita, kita i-control sila. Wala. Di ba? Kasabot ko, sir, no? Kasabot ko sa imong mga sentimento. Kato, sir, katulad akong ma-assure sa inyo, ha, gaparing kamot karon nga maistoryahan sa tanang tourism officers puhon. Ayuton ang coordination. Kasi dili na nato kalikayan, pag mag-open na si 12, daghan na gid mag-abot sa taas. Although, trying ka, trying ta, kung natanatanan, kung mag-sakit na dito, which is unlikely po siya mahitabo tungod kay lagyo manggog mga distansya ang mga trail, pero dili po imposible yun na mag-abot. Uh-oh. Ang nakanindot lang, sir, na atay DNR nga nakapwest po sa peak para maka-monitor sa mga saka o sa activities atong tourist. And mismo diri si Dapawan na akit kay camp manager na nag-standby sa Venado to check ang mga flow sa tourist. First time, ma'am, no? After 2019 nga linog, karoon na ito giabrihan ulit ang atuang trail. Correct, Sir Loy. It's been a long process actually, no? And the preparation was really hard. But then, we are glad, no? We are glad that on May, finally, makabalik na gid tagsaka because adunay daghang inquiries ang Kidapawan City kanang na daw mag-open sa Kidapawan. Oh, nag-expecta. Nag-expecta nga nag-heal na o naka-recover na nga ito ang Mount Apo sa kadaot nga nahitabo na itong linog o katong mga sunog nga nahitabo niya itong nilabay nga mga tuig, no? But, usa ka butang ni ini, ma'am, kay... dunay maayong experience ang ato ang mga naunang nisaka nga mga mountain climber nga gikan sa Davao Region. Naka-experience daw sila frost dito, no? Gawas ni Ana, doon na gyud naka-experience nga nag-ice. Tinuod ba na? Yes, sir. I can personally attest to that. No, I can still remember in 2016 when I was there. It does happen tungod sa kabugnawon because mo below 0 degrees nang gudjud ang Venado, sir, labi na kung summer time, no? So it's not impossible. It does happen nga sometimes tungod sa kabugnawon na agi ice crystal pinig ka morning especially sa peak sa pinakalas ni adtong April 4 karon bulan na lang karon bulan na adunay mga post ko nga nakita sa social media nga mga mountain climber nga nisaka dito nagpanghambog. Correct na, sir. Oo. Tinuod na, sir. Dili na safe news. Tinuod na. It does happen. Nakagid kay usahay ma-experience na ice crystal tungod sa kabugnawon. Mona, unsay advice ninyo sa mga first timer nga musaka sa Mount Apo o gusto musaka dito? Unsay mga dapat nga buhaton? Okay. Kung may nguntag unsa ilang mga dalhon, no, definitely nakita na nato sa mga previous posts from other tourists na
tugnaw gid kay dito na ice crystal. So they have to be very prepared sa ilang mga gamit. Though katong mga naay problem, especially hypothermia problems, no, we really discourage as of the moment kung dili kayo kaya ang kabugnawon kay naga below 0 degrees Celsius na ang temperature sa kap. Then, pinaka-importante, sir, no, na sila'y cardio preparation. Uh-huh. Kailang kaugalingon sa sila mo saka sa Mount Apo because this trail is a moderate technical trail. So, puro assault. So, gina-encourage na mo at least a month before physically prepared po sila to avoid any health condition problems upon assaulting Mount Apo. Ikaduha, of course, dili nila kalimtan, sir, ilang mga mountain apparels and gamit. Specifically like the tents or their own cook set, and i-apply na to kanunay, no, ang ato ang mga new normal guidelines like the wearing of face mask on trail or the headgears in substitute to that. And of course, pag naana sa campsite, dili lang kalimtan nga mag face mask gid kanunay, no, atong mga disinfectants take po ato clean. Pagpasaka, okay lang. Pagpasaka, ma'am, okay lang siguro di mo sulubog face mask. Kay hangak ba yan, no? Pero pag-abot dito sa campsite, campsite, importante na kayo ni. Yes, correct, sir. Kay, basin, nag-atakiho nun, mga kapuso ng oxygen. Nakatabo ng baba, no? In face mask, we really recommend headgear kasi kanina cloth mas maano siya sa air na to ikumpara sa face mask on trail lang po din noon. Sa trail lang. Kasi ba ingala sila naga-picture nga wala naga-face mask, definitely ginatanggal nila ang face mask, balik na po. Okay, alam nga sayang-sayang, di ba? Di makita yung imuhang beauty. Nila ka sa pinaka mora imuhang goal nga aliman ka, pila ka oras ka mo baktas, kat-kat dito niya. Pag-abot niya, naka-face mask lang. But anyway, ang ginaapas manggod diri sa kadaghan ng ganong makasaka sa Mount Apo nga kapoy man ng taon kayo na ang experience lahi gyud, no? Nga makasaka ka dito, unya ang climate, ang nature nga makapabuhi sa imuhang natulog ang gibati. Mabaw mong ginaapas kadaghanan, di ba? Murag lahi gyud, refreshing kayo, no, kung makita nimo ang mga inganing nga mga view. So 2000 ba ang ginabayaran, ma'am, sa registration fee? And do na ba pwede ba muhang yun ini? Oh, ang ato ang mountaineering, sir, and camp user fee 1500 tanan na siya, no. That is a fixed rate and uniform to all entry points, so mo na gid na siya. Pero na adunay pribilehiyo ang atong mga taga-Kidapawan, no, nga naa sila'y 500 pesos discount as long as naa sila'y both na makapa-proof na taga-Kidapawan sila. Sila sa Kidapawan, na-rehistrado po sila sa Kidapawan. So, among gina-encourage, no, natin mga taga-Kidapawan, except usa, itong mga 15 years old below and 65 years old above, siyempre, ang atong mga normal guidelines. So, mahatag. And of course, the citizen ang dili pa ma-avail karon kay di pa sila pwede. I'm sorry to say that. But hopefully, sir, when things are normal, applicable pa rin naman ang SC discount. Dito sa mga tour guide nga uban dito, unsa na siyang sistema, kuha na, depende na sa ilaha. Sa Kidapawan, sir, and even in Magpet also, and makilala, one guide is to 5 packs ang ratio. Atong rate, na sa 1,000 per day, uniform na siya sa tanan na sa atong trekking policy. Usually, ma'am, ang kadaghan ng musaka, mga good grupo-grupo, no? Siguro na yung musaka, talagsaon kayo na mag-inusara na. Kung kita mong ginag-grupo, kayo para at least, lahi mong ganang na kay grupo, mas malingaw ka kaysa ikaw ra isa, niya, bukid, ra ba? Yes, sir. Unsa na siya? Doon na ba yung limit kada grupo ang musaka o dili? As of the moment, sir, for Kidapawan City, ayun na nga, kay 30 man ang atong carrying capacity, kung pwede lang na maximum of 10 per group, we encourage. But it would depend now kasi na mapiuban nga mas daghan po ang grupo. Basta di lang kita maglampas sa atong carrying capacity. Okay. Anyway, maminsahin ni mo sa tuwang mga kaigso. Ay, by the way, nakalimot ko da sa akong main topic. Kay naga kiniatong campaign, no, sa COVID-19 na mo nga nasayran niya, adunay gi-invite nga mga health expert gikan sa gawas sa nasod Korea ba ni ma'am?
Korea, yes, no? Sir. Oo. Tama, Republic of Korea. Oo. Yes, yes. So, dito at least sa Korea, ang ilang kaso sa COVID dito, kontrolado na. Kita dere, padayon pa nga nagasaka. Unsan ning ipahigayon nga kon ma'am, webinar? Kinsay mga partisipante ni ani? Okay. Unsa po yung gina-expect na to ani? Okay. Mauto Sir Loy, no, atong Lunes, nagsugod ang webinar on public health and services improvement. Ang partner na to ani, ang International Urban Training Center of Gangwon Province in Republic of Korea and UN Habitat at the same time. So, kauban po na to diri ang atong North Cotabato Medical Society, kanisya nga webinar organized ni sa LGU in partnership with those specific institutions. Ang ato ang tumong ani sir no is to have a bird's eye view and learn from the best practices of Korea right now pag-abot sa pag-manage nila sa COVID. Mm-hmm. And also we look forward on how they are using technology especially artificial intelligence and telemedicine as of the moment in line with the new normal. So dili lang di ay sa tourism industry na ay challenge, no, ang tibuok industry gid, no, our economy is greatly challenged aning COVID. So pag-abot sa medical field, we look into how they were able to address these concerns using technology as of the moment nga ay na nga. And also, sir, ginatanaw po natin sa mga public policies nga ilang gibuhat, support sa medical facilities sa ilahang gobyerno, and how they handled other non-communicable diseases as of the moment. So, kana siya, sir, ang atong mga participants diha, na ata from the local government health office, from our city hospital na medical doctors, of course the North Cotabato Medical Society, at the same time no na apud tay mga nurses and private doctors sa Kidapawan City na naga-join karon seminar. Ang output ani sir, they will be preparing action plans to be submitted to the office of the local government, especially to city health office, and how we can apply the things that they have learned and that we can use in our governance as well, looking into public health sector. Yun po ang main target nato ani. So, and looking forward. Oh, doon yung mga frontliner, no? Ang ang ni-attend ini. Mga unsa kadaghan, yes, ma'am? Sir. We have 40 participants within the province of Cotabato po. Na medical physicians, nurses, and also pharmacists. Yan po. Okay. So, unsa na sila? Murag trainers training na po na may tabo na yun eh? I-cascade nila ang ilang mga nakuhang informasyon sa kauban? Okay. We look into having new policies, sir. Ang awang medical physicians, they will share this. They will make an action plan, money lang mga proposals on how we're going to improve our public health services. And kung kaya na itong ma-apply, ang mga practical things na ma-apply na ito pag-abot sa medical field, dito ta magpadayon. Ang trainers training na ito, sir, actually for now, dili pa na ito siya mapadayon. But hopefully, in the near future, kasi medyo technical ito masyado, sir. We are talking about the medical issues and ways being tackled. Uh-huh. So we need experts who can also relate the topics. Okay. Actually, kita dari sa tinuod lang, gipanghimo naman nato tanan ng mga pag-amping, no, mga best practices para babatukan kining COVID. Problema lang gid kay wa pa tay bakuna. Limitado di pareha dito sa Korea, no. Yeah. Unsa sa mga nag-exchange of idea? Oh, nag-exchange of idea gyapon mo? Naghatag gyapon mo og idea sa kwan o igo lang maminaw? Sharing, sir. Sharing practices as of the moment. So, but most importantly, sa pagkakaroon, ginatanaw na to how they handle the COVID and okay, how they handle telemedicine or how they use technology. And is it doable sa atua? So, ganun siya. Yes, there is an exchange of idea. There is. Kung unsa existing na to, I can see the, so as part of the secretariat, no, makita na to nga naga-interact ang atong mga physicians and asking how they do this and how they do that. Ganun po yung nangyayari sa ating webinar. Nagsugod especially, na. Nagsugod ni katong April 5, no? Hangtod na April, yes, 9. So, dito, yes, sa duha ka adlaw nga activity, kumusta? Mm-hmm.
So far, sir, ang unang topic na nahisgutan is how they handle the globalization, no? As of the moment nga na nato sa fourth industrial revolution, we are looking forward na diha na tapadulong, no? Mm-hmm. So, unsa ba ang mga technological improvements na ginagamit karon sa Korea, especially sa medicine, like mga apparatuses nga dili na kinahanglan ang taas na exposure sa imuhang clients. Mm-hmm. So usually what's very unique no nga nakita nato nga they are really using and maximizing technology. So una ang kanindot sir, they have maximized technology on checking the physical status of their patients. So kana ang unang mga nahisgutan. At the same time nahisgutan pud ang best practice nila in handling tuberculosis, no? So based sa atong nasabtan sir, very interesting ang mga ginabuhat na pamaagi karon sa Korea on how to handle tuberculosis cases. Eh, we thought we really sa Philippines, but it's a nationwide concern at the moment. Uh-huh. Ayon. Okay. So looking forward for the next days po, sir, na mahibalaan na po nila ang the use of artificial intelligence at the same time and ang COVID-19 cases management po nila ngayon. So, vaccination. Mm-hmm. Ayon po. Mm-mm. Ma'am, salamat yung guys higayon nga gihatag nimo ni atong programa. Doon na pa ba kay dugang impormasyon sa itong mga kaigsunan? So Loy, again no, gusto lang gid namo magpasalamat sa Tinig ng Bayan kanunay sa paghatag og higayon sa Tourism Office o sa gobyerno na makashare og saktong information. Uh-huh. We encourage everyone to continue, no? Still continue applying our new normal protocol guidelines, no? Thus, hinay-hinay kitang magbalik sa itong mga tourist activities and we hope to see you soon in Kidapawan City. Uh-huh. Amping kanunay. Amping kanunay, ma'am. Salamat you guys sa higayon na gihatag nimo niya itong programa. Thank you so much po. Okay, Sir Loy. Uh-huh. Thank you, ma'am. Mga katinig nyo nga nabati si City Tourism Officer Jillian Ray Lonsaga, kalabot niining pagsaka, no? Pagtugot sa pagsaka sa ato ang Mount Apo o ingon man ang ilang ginahimong webinar sa kasamtangan para matagangan o dugang mga kaala, mga itong ang mga frontliners, no? Sa pagbatok niining COVID-19. Alas 6, 51 na ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Usa ka ba sa nakabenepisyo sa balik probinsya sa gobyerno karong panahon sa coronavirus disease pandemic? Nasayod ka ba? Nga usa sa pinakamaayong mahimo sa probinsya mo ang pagbuhi og mga kahayupan. Pinaagi niini, matabangan ka aron nga mokita ug aron giyahan ka sa maayong pagbuhi sa mga hayop. Ania ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement, ang maayong suplemento aron paspas ang pagdagko ug pagtubo sa imong mga gialimahang hayop sama sa baboy, baka, kanding, karabaw, kabayo, manok o pato. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement puno sa multivitamins, minerals, amino acid, calcium, D3, enzymes, electrolytes, omega-3, ug probiotics na makapapaspas sa pagdagko, pagtubo, pagpagana sa kaon, makapadaghan sa produksyon sa gatas, ug makapasinaw sa pani. Sa paggamit, imix lang ang usa o duha ka kutsara sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement sa usa ka galong na tubig o usa ngadto sa duha ka kutsara sa 3 ka kilo nga feeds ug ihatag kini adlaw-adlaw. Busa, usa pa inyong gihulat. Gamit na og King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Available sa tanang mga aggregate stores sa inyong lugar. That song was brought to you by Panamox. Mabibili sa Kidapawan, PMC Aggregate, EJB Aggregate, Prince Lau Aggregate, Bio Agri Supply. Nagluya ba ang imuha? Ayaw og lain na og pagsabot, oy! Ang imong lawas ba? Kining Okra 5-in-1 Coffee nga mapalit sa mga butika, makapalami sa pamati, makapabaskog. Nagunang sago sa Okra 5-in-1 Coffee, ang aphrodisiac na Korean Red Fanex Ginseng at dunay mangosteen, makapagana, makapahimsog. Maayong apilan ni mo sa healthy lifestyle aron dali mo epekto. Maayong duha mo sa imong partner ang mga pesa Okra 5-in-1 Coffee aron pareho mag-enjoy kay himsog man mo. Dunas sweetheart ha? Panamox, antibiotic caplet, frequently asked questions. Asa mapalit ang Panamox Antibiotic Caplet? Sayon ra pangitaon ang Panamox Antibiotic Caplet. Tungod available kini sa tanang mga Agrivet stores duol sa inyong lugar. Panamox,
Antibiotic Tablet, Panamox Antibiotic Tablet, proven and effective sa inyong mga manok. Kasi itiyan ka, after sa ganaan, paroy, lanaw. Kung sa may muhang na-experience sa paggamit ni mo sa Panamox, eh? Ako na-experience sa paggamit ako sa Panamox. Katong manok na kong gisipon ba din, wala aming kaon. Pag tumaro ka ng buntag, mati paghahapon, yung kaon din siya. Then, hindi pa tumaro ko siya, kanang wala kay kaon. Tulo ka, adlaw ra kayo siya din. Naulian ko siya, hupag yung naong ko. Burot na. Burot ang naong ko. Kaya kayo talaga yun, daghang tambal yung kiyan. Isang tambala, sir. Panamox. Panamox. Okay na kayo. Ang Panamox, girls. Parehas ako sa mga beginners. Payag din siya. Okay. Biktibo kayo. Biktibo kayo. Panamox Antibiotic Tablet. Mapalit sa tanang Agri-Vet Store sa inyong lugar. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus, your store that provides your needs. Alam sa inyong mga panginahang lalon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, best book suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items, o kuban pa. Anto na dayon sa Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center, Kinabawan Branch. Makit Antini sa Duverlings Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. O pwede matawagan sa 0955-126-6340, 0917-630-2874, o 0923-735-1612, or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, Makitaan sa Door 6 and 7, AS and HS Building, Quinto Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside J&T Express. Odron Uniform Center Kinabawan, maker of quality sportswear, school and company uniforms. Odron Uniform Center Kinabawan, open from Monday to Friday and Sunday. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, alas 6:57 na ang atong oras. Padayon kita sa nahabiling nga 3 ka minuto ni atong programang Tinig ng Bayan, o ato ang hisgutan kadali. Balikan nato ning kaso sa kontrobersyal nga budget sa 2021 budget sa Kinabawan City. Kay kagahapon, mga katinig, gipahigayo na katong pagtuki no sa Committee of the Whole sa sangguniang panlalawigan dito sa motion to recall sa budget sa city government sa Kinabawan. Kung nga diin na hatagan o higayon ang both sides, no, ang majority block o ang kampo ni Vice Mayor Jibjib Bumbeyo nga i-explain nganong niabot sa punto nga gi-question, no, ang pagpasa sa naasoy nga budget. Mismo nga si Vice Governor Lala Tarino Mendoza ang nag-chair, uban man si Board Member Attorney Hongko, no, sa pagtuki sa naasoy nga hearing. Kung nga diin si Attorney Turion sa kampo ni Vice Mayor Bumbeyo o si Attorney Evangelista sa kampo po ni Mayor Evangelista ang naghatag og ilang mga statement kalabot niini, no, depensa o opensa ang nahitabo, mga katinig. Then naghatag po statement ang DILG. Ang sumala pa
sa kampo ni Vice Mayor Bumbeyo, doon na pa'y panahon, doon na pa'y jurisdiction ang sanggunyang panalawigan human na ilahang gipasa ang katong motion to recall, no? Katong MR nga ginatawag, mga katinig, sa balaod ginatagaan man og 90 days ang sanggunyang panalawigan nga ilahang matuki ko ni kung dili gani mulapas gani sa 90 days sa wala na, no? Wala na sila power. Sa nitabong hisgutanan, mga katinig, kay sumala pa sa kampo ni Ebanghelista, napasa na ang naasoy nga ordinansa o gipasa na po kini sa sanggunyang panlalawigan. So, aprobado na kini o kumbaga, wanay kapangyarihan pang hilabtan ng sanggunyang panlalawigan. Ang siste, motong gipamahayag sa kampo sa DILG o sa side sa DILG, pinagi ni pinagi sa opinion, no, ni DILG Legal Counsel Attorney Michelle Biejo. Sumala pa niya, wala'y mahimo pa ang kampo, no, ni Vice Mayor Bumbeyo, kay nagpaso na. So human na tong 90 days. Buto sa buto ni ini, mga katinig, muapas na lamang, no, ang himuon sa kampo ni Bumbeyo, mupasangat og kaso dito sa korte, no, dalon sa korte, mga katinig, ang kaso pastilan. Kay kahinumduman, ni kalampag ang kampo ni Bumbeyo, human nga gi wa sila tagaig nga budget 93%, mga katinig, sa pondo sa maintenance, sa pondo sa maintenance and other operating expenses o katong MOE ang gibawas, no, sa opisina ni Bumbeyo. Unya, di lang yang opisina actually, pati sa sanggunyang sanggunyang panlunsod o sa office of the SP secretary, hinungdan daghang mga empleyado ang wa nakadawat og sweldo. Nakadawat tong uban pero nagpakiluoy pa sa office of the city mayor, no? Diyan ang makita, mga katinig, ang grabing pamulitika sa naasoy nga hisgutanan. So, tungod ni ini, unsay mahitabo, mga katinig, wa kay mahimo kundi li mo pasangat na lang ka o kining ipasaka na lang kaso dito sa korte o dito apason, mga katinig. Pero korte, dugaya, no? But anyway, ang pinaka-importante ni ini, mga katinig, dapat sundon yun sa itong mga honorable, no, kung unsang naa sa balaod. Kaya ang sistema, mga katinig, pareho silang adunay mga kanya-kanyang ginabarugan, pero ang problema manggod ni ini kay daghan pong naapektuhan, no, especially katong mga job order employees, nga kung nga diin in town ni agig kagutom tungod sa wa nakadawat og sweldo og dili ang ilang sweldo, no. Morning nga nahitabo diya sa sangguniang panlunsod, mga katinig. Klaro may politika, may nagpalayo ni ini, no, kay hapit na kong eleksyon, mga katinig. Bungka ganay na sila og ilang pader. Alas 7:02 ng atong oras, wa na kita igong oras. Daghang kayong salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw ning atong programa nga Tinig ng Bayan. Musunod ang alas 7 balita. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Enjoy. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7, at sa Caraga, Davao Oriental, 105.7. Palayan ka mo nagpaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, alas 7:03. Time checks brought to you by Yaki Oil Liniment. Mga sakit sa panit o mga lutahan o uban pang balatian sa lawas. Haplasi sa Yaki Liniment Oil. Narito ang pinakamainit na balita sa oras na ito mula sa bulwagang pambalitaan ng 105.7 Joy FM.
Sa muli sa magandang maga, Tinig 4, Loy Rosario. At ako naman, Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Maghatid po ng mga pangunahing balita ang umaga ng Wednesday, 7 sa buwan ng Abril 2021 sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kinabawan City. Headline. Sa ulo po ng ating mga pangunahing mga balita, kaso ng COVID-19 sa Soccsaygan Region. Muling bumaba matapos nakapagtala ng mataas na bilang ng mga gumaling kagabi. Headlines. Aabot sa mahigit kumulang 300 kilos mula sa 48 na mga unexploded ordnance ang pinasabog ng militar sa bayan ng Makilala, Cotabato kahapon ng umaga. Headlines. Opinyon ng DILG 12 sa usapin ng kontrobersyal na 2021 annual budget ng Kidapawan City. Pabor sa administrasyon ni City Mayor Joseph Evangelista. Isinailalim sa cremation ang labi ni Barangay Kibya o Barangay Kagawad Matala o Barangay Kibya Matalam Kagawad Berlin La Rosa 58 na nasawi at nagpositibo sa COVID-19 sa isinagawang rapid test. Headlines. Ako siyang una ang nagtudlo sa akon mga bata kung paano magbike. Pero subong, hindi na ko makaupod sa ila magbiking kay man. Uay na abi ang isa ko katiil. Tungod ini sa akon balatian. Tungod ini sa diabetes. Hindi pagpasugti nga madula ang imo kalipayan tungod lang sa diabetes. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga suki nyo nga butika. Wala na naguol sa iyang daghan whiteheads si Mililia Tiniwisan, taga Turel, Davao City. Kaysa iyang pagsabon sa Hermosa Kojic Whitening Soap, ni Hamis og ni Puti ang iyang nawong. Dati manggodamo ko ano ba ning whiteheads yan eh. Daghan kayo ba ka ng murag sa abog-abog po siguro sa eye. Pag-try ko sa Hermosa Kojic Whitening Soap, hamis na eh. Yan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo. Dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ang pagbatok sa mga balatian nga cancer, diabetes, high blood pressure, high cholesterol, arthritis, Alzheimer's disease. Pipila lamang ka na ng mga benepisyong imong makuha kung magtumar ka sa Belonga Gold Herbal Capsule. Pure turmeric ang sagol sa Belonga Gold Herbal Capsule nga mapalit na sa mga butika. Ganap lang alas 7:07 ang oras at ngayon sa detalye po na ating mga pangunahing na mga balita. COVID-19 update. Nakapagtala ng mataas na bilang ng gumaling sa pandemyang COVID-19 ang Department of Health Center for Health and Development o DOHCHD Soccsaygan Region kagabi. COVID-19 update. Sa datos inilabas ng Regional COVID-19 Tracker, 32 ang mga bagong gumaling sa pandemya na karamihan ay taga lalawigan ng Sarangani at General Santos City. Dahil dito yung muling bumaba sa 279 o 4.46% ang active cases at tumaas naman sa 5,761 o 91.9% ang total recoveries. COVID-19 update. Samantalang naitala naman ang 11 bagong kaso na dahilan para sumampa sa 6,276 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit. Nadagdagan naman ang isa ang bilang ng mga namatay matapos pumanaw si patient number 6258 na isang 38 years old na lalaki na taga General Santos City. Sa kasalukuyan, 227 o 3.62% na ang COVID-19 related deaths. COVID-19 update.
987 na ang kumpirmadong kaso ng COVID-19 sa buong lalawigan ng Cotabato matapos nadagdagan na 3 bagong kaso na taga Quiripawan City at 2 ay taga Midsayap. Pawang magkaanak ang 2 taga Midsayap, isa dito ay senior citizen at taga Quiripawan naman ay isa ring senior citizen na dumalo sa social gathering. Parehong nasa isolation facilities na ang mga biktima habang isinagawa ang investigasyon at contact tracing. COVID-19 update. COVID-19 update. Upang mapalakas ang kaalaman at makakayahan ng mga local medical physicians sa Quiripawan City sa pagharap sa iba't ibang uri ng sakit o karamdaman, sumailalim sila sa Public Health and Services Improvement Webinar na sinimula noong Abril 5 at magtatapos sa Abril 9. Mga espesyalista mula sa International Urban Training Center, Gangwon Province ng Republic of South Korea ang mga lecturer ng naturang webinar na naglalayong magpalitan ng mga best practices at ilang pang mga natatanging paraan sa pagsugpo ng COVID-19 at sama-samang pagkilos sa pagharap sa health crisis na dulot ng pandemya. Ayon na kay City Health Officer Dr. Jocelyn Incenso, lubhang malaga para sa tulad niyang frontliner ang naturang 5 araw na seminar sa harap na rin ng pandemyang kinakaharap ngayon ng bawat isa. Mga Chief of Hospitals, Medical Officers, OB GYN Department Heads, Nephrologists, Infection Control Officer at iba pang mula sa public at private hospitals ang mga partisipante ng naturang webinar na inaasahang magbibigay naman ng daan sa pagtamo ng dagdag na kaalaman para sa kanilang hanay. Una lang inatasan ni City Mayor Joseph Evangelista si Dr. Incenso at ang City Tourism Operation Officer Jillian Ray Lonsaga na makipag-ugnayan sa mga miyembro ng North Cotabato Medical Society para sa pagsasakatuparan ng naturang webinar. Ayon sa alkalde, walang dapat na sinasayang na pagkakataon ng city government particular sa mga hakbang sa paglaban sa COVID-19 at iba pang karamdaman. Ayon naman kay City Tourism Officer Jillian Ray Lonsaga, ang naturang seminar ay hindi lamang makakadagdag sa kanilang kaalaman kung hindi malaking tulong rin ito para sa pagbaka sa iba't ibang mga karamdaman. Okay. Mauto Sir Loy, no, atong Lunes, nagsugod ang webinar on Public Health and Services Improvement. Ang partner na to, Ani, ang International Urban Training Center of Gangwon Province in Republic of Korea and UN Habitat the same time. So, kauban po na to dili ang atong North Cotabato Medical Society kanisiyang webinar organized ni sa LGU in partnership with those specific institutions. Ang ato ang tumong ani sir no is to have a bird's eye view and learn from the best practices of Korea right now pag-abot sa pag-manage nila sa COVID. Mm-hmm. And also we look forward on how they are using technology. Isinailalim sa cremation ng labi ni Barangay Kibia Matalam Kagawad Berlin La Rosa, 58 anyos na nasawi at nagpositibo sa COVID-19 sa sinagawang rapid test. Si Kagawad La Rosa ay una nang nabigyan ng first dose ng AstraZeneca COVID-19 vaccine, subalit dumanas ng sintomas ng COVID at namatay noong Linggo ng umaga. Siya ang pangalawang frontliner na namatay na una nang nabigyan ng bakuna. Unang namatay ang barangay healthcare worker na si Emily Clarito Calibayan sa Limbag matapos atakihin ang kanyang sakit na hypertension 3 araw matapos nabigyan ng unang dose ng bakuna. Samantala, naka-self-quarantine na si Barangay Chairman Ebenezer Fulog matapos nagkaroon ng closed contact kay Kagawad La Rosa. Sa ngayon, inaantay pa ni Kapitan ang swab test sa kanya. Nagsasagawa naman ang assessment ng Municipal Interagency Task Force ng Kabakan Cotabato upang alamin ang sitwasyon ng COVID-19. Ibinalita ni Incident Commander on COVID-19 at
Municipal Health Officer Dr. Sofronio Edo Jr. na nakahanda ang bayan sa mga pangyayaring tulad ng pagtaas na naman ng bilang ng mga nagpopositibo sa kaso. Siniguro nito na laging alerto ang MHO sa mga ganitong insidente. Inaasahan naman na baka matatagalan pa ang pagdating ng ikalawang batch ng AstraZeneca vaccine bate na rin sa mga pangyayari sa National Capital Region. Kaugnay nito, muling nananawagan si Kabakan Mayor Herlo Guzman Jr. sa taong bayan na sundin ang health protocols kontra COVID-19. Aabot naman sa mahigit kumulang 300 kilos mula sa 48 na mga unexploded ordnance ay pinasabog ng militar sa bayan ng makilala Cotabato kahapon ng umaga. Ang nasabing mga pampasabog ay na-recover at sinuko sa pamunuan ng 39th IB, 10 ID, Philippine Army sa kanilang mga operasyon laban sa rebelding New People's Army o NPA. Ginawa ng mga bomb expert ang pag-dispose sa... sa quarry site ng Barangay Singkatulan, makilala Cotabato. Ayon kay 39th IB Commander Colonel Geoffrey Carandang, ginawa ng kanilang tropa ang pagpasabog upang maiwasang magkaroon ng disgrasya. Noong nakaraang buwan, ginawa rin ng nasabing tropa ang pagpasabog sa mga naunang na-recover ng mga unexploded ordnance. Sir. More than 300 kilos, but there are around 48 pieces of unexploded ordnance. Ano po ito? Hindi lang po sa 39 IB na recovery po ito, pati po doon sa mga ating mga katabing mga battalions po. Kung matatandaan niyo po, Sir Lloyd, yung first na ginawa natin for the year, ito po yung lahat na galing sa 39 IB na recover last year. Okay. And this, ito po ikalawang batch po. These were also recovered last year, but this came from the different battalions. Yung 16 IB, 72nd IB na dito sa area ng Magtep, and ito sa Arakan. Okay. Tapos meron kaming bagong na-recover po na kasing laki ng mineral water, yung parang pang 50 liters. Uh-huh. Na, kasama na po yun doon. Ganap ng alas 7:16 ang oras, samantala kinumpirma ni Kinapawan City Tourism Officer Jillian Ray Lonsaga na tumatanggap na sila ngayon ng mga trekker na gustong umakyat ng Mount Apo. Simula sa Mayo 1 ay papayagan na nila na makaakyat ang mga trekker sa Mount Apo Natural Park. Ayon pa kay Lonsaga, bago sila makakaakyat ay kinakailangan munang magkaroon ng pre-booking kung saan 3 araw lamang mananatili sa bundok Apo ang mga papayagan upang maiwasan ang pagkakaroon ng problema kaugnay ng pandemyang COVID-19. Matatandaan na isinara ang Mount Apo matapos na nasira ang mga trail ng ito'y ng naramdaman ng malakas na pagyanigan noong Oktubre ng taong 2019. Ito, o makalipas ang mahigit isang taon, ay muli itong bubuksan sa publiko. Tama, sir, no? Ginapahibalo na mo ang tanan na so good sa May 1, ang atong Kidapawan City Mandangan Trail pa saka sa peak sa Mount Apo, open na for trekkers. And ang atong dawaton na mga trekker sa pagkakaroon as approved by our local IATF are from Region 12 visitors for now. So, but pasabot, tagasok sergeant. And ang ilang buhaton, pinakauna, naakit ay mga locally accredited na mga tour operators na mauy mag-handle sa ilahang booking. Pabor naman sa kampo ni Kinapawan City Mayor Joseph Evangelista ang naging legal opinion ng Department of Interior and Local Government o DILG sa controversial na Supplemental Budget No. 9. Sa ginanap na pagdinig kahapon ng Committee of the Whole
o Committee of the Whole ng Sanguniang Panalawigan ng Cotabato nagpahayag ng legal opinion si Attorney Michelle Viejo ng DILG Region 12. Ginawa ng DILG ang pahayag matapos umapila ang kampo ni Vice Mayor Jivjiv Bumbeo sa pagkakapasa sa controversial na annual performance budget for fiscal year 2021. Sa ilalim ng nasabing budget, binawasan ng 93% ang pondo sa maintenance and other operating expenses o MOOE ng tanggapan ni Bumbeo, samantalang zero budget naman ang para sa capital outlay. Ginawang batayan ni Attorney Michelle Viejo sa kanyang opinyon na hindi pag-aksyon ang sanguniang panalawigan sa loob ng 30 sa supplemental budget number 9. Dahilan dito, pinayuhan ng DILG ang kampo ni Bumbeo na iakyat sa korte ang kanilang reklamo upang ito ang magdeklara ng valid o invalid ang nasabing budget. Samantala, itinakda ng Darul Ifta sa darating na Linggo, ika-11 ng Abril, ng taong kasalukuyan ng moon sighting sa halip na sa 12 ng Abril. Nakapalob ito sa inilabas na memorandum ng National Commission on Muslim Filipinos para sa pagbabago ng una ng anunsyo hinggil sa schedule ng moon sighting para sa buwan ng Ramadan. Matapos maberipika sa Umul Qura Islamic Calendar para sa 1442 Hijra at iba pang mga opisyal na mga Islamikong kalendaryo, ang buwan ng Shaban ay 30 araw at ang ika-29 na araw nito ay nataon naman sa nasabing petsa. Kapag nagpakita ang buwan sa Abril 11, opisyal na magsisimula ang buwan ng Ramadan. Subalit kapag hindi, ito'y sisimulan sa Abril 12 o sa 13 ng taong kasalukuyan. Ikalipay og dako ni Zenaida Villarico, taga Barangay Balangasan, Pagadian City, ang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug paghapla sa Yaki Liniment Oil sa iyahang anak nga si Vince kay himsog na kini karon. Alamay para sa kuya bari na admit kay na pulmonya, tapos lain dako pero kuya po balik dong pero so di kuan na lang ginahaplasan. Sa inong buda to yung capsule buda nga Yaki. Toto na mantubo man siya pero di ko na ginaingon na nagbalik-balik sa ospital. Yan ang Yaki Herbal Capsule o Yaki Liniment Oil, mas epektibo, dapat sulayan ninyo, mapalit sa mga butika. Ay, maayo pa si Kwan. Nakatulong na kalawan, apay na kumbay na. Di man gani makausa. Naon sa kong kadihan? Da! Dalihan, humanan ko ang pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawano no, andam na ko, baskog na kuhan! Pantay, bitaw ha? Kalipin mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, han? Pwede ba din ako, han? Kini na atong himuong kapihan, aron dula tay kaduleng igong energy og mabuhat na itong atong gustong buhaton. Sige, han! Ang Okera 5-in-1 Coffee, mapalit sa mga butika. Hamis na ang kutis og nawagtag ang bugis-bugis sa panit ni Emeline Astorga, taga Kinamlutan, Butuan City, tungod kay nigamit siya sa Hermosa Kojic Whitening Soap. Murago ni siya puti-puti. Nagpapalit ko kay Mama og Hermosa Kojic Whitening Soap. Ginagamit ako siya buntag antud kung sa gabi, ginamaintain ako. So, moto ang resulta, nagpanas na, nawala ang bigis akong nawala. Iyan ang Hermosa Kojic Whitening Soap. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit na sa mga butika. Ganap ng alas 7:22 ang oras. Mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Balita mula sa bayan ng Caraga sa Davao Oriental. Ihatid ni Jeline Seban. Matapos ang pagdaraos ng Holy Week, ang Mati City lamang sa lalawigan ng Davao Oriental ang nakapagtala ng bagong nagpositibo sa sakit na COVID-19 base sa inilabas na impormasyon ng syudad kahapon. Ayon sa Mati City Information Office, 3 bagong naitalang kaso sa syudad na sina patient 553, isang 63 anyos na lalaki na close contact ng isang nagpositibo, at si patient 554, isang 7 taong gulang na batang lalaki, at si patient 555, isang 25 anyos na babae na pawang mga residente sa nasabing syudad. Symptomatic o may nararamdamang sintomas ng COVID-19 ang 3 kaso na sa ngayon naka-isolate na sa Mati City Isolation Facility. Dagdag pa ng Mati City Information Office at Provincial Interagency Task Force,
prioridad ngayon ang pagsuri at pag-test sa mga residenteng galing sa National Capital Region at Cebu City gamit ang rapid antigen test dahil sa pinanganggamang namumuong bagong variant ng COVID-19 kung saan hindi pa tumatanggap ng specimen para sa test ng COVID-19 ang Southern Philippine Medical Center o SPMC. Kung kaya sa buong lalawigan ng Davao Oriental, umabot na sa 51 ang kabuuan kumpirmadong kaso ng COVID-19. Isa dito mula sa bayan ng Caraga, 2 sa bayan ng Governor Generoso, Buston at Banay-Banay, 6 naman sa bayan ng Tarragona, 7 mula sa bayan ng Manay at 71 mula sa Mate City kung saan 10 ang isolated at ngayon 41 ang admitted sa referral hospital. Sa kabuuan ng lalawigan ng Davao Oriental ay mayroong 1,355 na kaso ng COVID-19, 1,274 ang mga recoveries at 30 na ang related deaths. Sa ngayon, epektibo pa rin ang inilabas na Executive Order No. 7 ng Provincial Government ng Davao Oriental na bawal pa rin lalabas ng mga edad 15 pababa at 55 pataas kung kaya't mahigpit pa rin ang pagpapatupad nito sa lahat ng mga borders o entry points sa lalawigan ng Davao Oriental. Sa ibang balita, nadakip na pinagsamang pwersa ng Mate City Police Station at Criminal Investigation Addiction Group sa ikinasang operasyon ng isang suspect sa kasong rape sa Proxantan, Barangay Duranta, Sitio Malibago, Barangay Badat, Mate City, Davao Oriental, Kamakalawa. Kinilala ang suspect na si Jonathan Lucero, 22 anyos, sa mangingisda na residente ng nasabing lugar. Na-aresto ang nasabing suspect sa bisa ng order of arrest na inilabas ni John Angelita Tumanda ng Branch 5 ng Regional Trial Court sa Mate City, Davao Oriental. Sa ngayon, ang nasabing suspect ay nasa kustodiya na ng Mate Police Station na maharap sa kasong rape o paglabag sa RA 7610. Timbog din sa kamay ng mga otoridad ng Davao Oriental Police Provincial Office at Philippine Drug Enforcement Agency PDEA, Davao Oriental at Mate City Police Station ang isang suspect sa ikinasang bypass operation alas 12 ng madaling araw Kamakalawa. Kinilalang nadakip na si Juram Dayaan Tigian, 20 anyos, walang asawa, isang pump boy at residente sa Proxampaloc, Dumping, Barangay Matiao, Mate City. Na-recover sa suspect ang 2 sachet ng pinaghihinala ang shabu at marked money na 5,000 pesos. Sa ngayon, ang sabing suspect na rin ay nasa kustodiya ng Mate City Police Station at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2012. Para sa balita alas 7, Tinig 12, Jeline Siban. Magandang umaga. Ganap ng alas 7.26 ang oras. Mga balita, dagdag ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng Mindanao mula sa Cotabato City. Bumuo ng Special Investigation Task Force ang City PNP upang tutukan ang investigasyon sa nangyaring pagsabog ng 7 pinaniwalang granada noong gabi ng Huwebes na ikinasawi ng 2 learners ng Alternative Learning System o ALS at pagkakasugat ng 2 iba pa. Maliban sa sumabog na granada, may 2 pang IED ang natagpuan ng mga otoridad di kalayuan sa unang pinangyarihan ng pagsabog. Inaalam pa ng task force kung sinong nasa likod at sino ang target ng mga suspect dahil ang mga biktima ay nataon lamang na dumaan ng maganapang naturang pagsabog. At sa Kalamansig, Sultan Kudarat naman, siyam nakasapi ng New People's Army o NPA ang sumuko sa pamahalaan. Ayon kay 6th ID Philippine Army Spokesperson Lieutenant Colonel John Paul Baldumar, ang mga sumuko ay miyembro ng West Daguma Front, Far South Mindanao Region o FSMR na naging milisya ng bayan at umunoy ni-recruit ng isang Edgar Candy na sumali sa Communist Terrorist Group o CTG. Sumuko ang mga ito sa Sityo Tinapakan, Barangay Dato Ito Andong at Sityo Nursery ng Barangay Santa Clara. Dala ng mga ito ang kanilang pagsuko, ang 10 shotgun at isang homemade kalibre 38 na revolver. Bumalik loob sa gobyerno ang mga ito upang muling mamuhay ng normal at matiwasay kasama ng kanilang pamilya. Samantala, ganap na ang alas 7.28 ang atong oras.
Balita mula sa Pagalungan, Maguindanao, 7 matataas na kalibre ng armas ang isinuko naman ng mga residente sa Bravo Company ng 90 Infantry Battalion ng Philippine Army. Ito naman ang resulta ng mas pinalakas na kampanya ng lokal na pamahalaan at ng 90th Infantry Battalion na mabawasan ang mga loose firearm at nang hindi ito magamit sa girian at kriminalidad. Ito ang pangalawang bugso ng surrendered loose firearm sa naturang bayan. Matatandaan na una nang isinuko ng kanilang mga armas ng mga residente noong Desembre 23 ang 14 na mga matataas na kalibre ng armas. At sa General Santos City personal grudge ang nakikitang motibo ng mga otoridad sa pamamaril sa isang negosyante ng isda sa Barangay Apopong. Ayon kay Macar Chief of Police, Police Major Patrick Elma, may dati na umanong alitan ang biktimang si Elvis Migaton San Polan at ang suspect na si Ivan Roy Laron Ventura, 40 anyos, kapwa mga residente ng Purok 7 New Society. Ayon kay Elma, nag-ugat ang di pagkakaunawaan ng dalawa dahil sa di nabayarang renta sa bahay. Kasalukuyang pang inilulunsad ang manhunt operations para madakip ang suspect habang nagpapatuloy din ang investigasyon. Samantala sa mga balitang pambansa, mahigit na 9,000 ang panibagong napaulat na kaso ng COVID-19 na naitala kahapon. Sa huling datos sinilabas ng Department of Health alas 4 kahapon ng hapon, pumalo sa 812,760 ang confirmed cases ng nakakahawang sakit. Sa nasabing bilang, 152,562 o nasa 18.8% ang aktibong kaso. Sinabi ng kagawaran, 9,373 ang bagong napaulat na kaso ng COVID-19 sa bansa. 97.5% sa active cases ay mild, 1.1% ay asymptomatic, 0.31% ang moderate, 0.5% ang severe, habang nasa 0.5% din ang nasa critical na kondisyon. Pumalo naman sa 382 o nasa 382 ang bagong napaulat na namatay, kaya't umakyat na sa 13,817 o 1.70% ang COVID-19 related deaths sa bansa. Ayon pa sa DOH, sa 330 naman ang gumaling sa pandemya, kaya't umakyat naman sa 646,380 o 79.5% ang total recoveries. Samantala, patuloy namang bumabagal ang pagkalat ng COVID-19 sa Metro Manila. Batay sa datos sinilabas ng Department of Health o DOH at pag-aaral ng UP Octa Research Group, lumalabas na bumaba ng 1.53% ang reproduction rate ng NCR mula sa 1.88% sa loob lamang ng isang linggo mula March 30 to April 5. Sa report naman ng grupo, inilabas kahapon April 6, nakikita ang posibilidad na pagbaba ng mga reproduction rate ng nasa 1.2 hanggang 1.3 sa pagtatapos ng ikalawang linggo ng enhanced community quarantine sa NCR. Samantalang pumalo naman sa 5,315 ang average number ng bagong kaso ng COVID-19 sa nakalipas na linggo sa NCR, o 10% one-week growth, o growth rate nito na mas mababa naman sa dating na italang one-week growth rate na nasa NCR na umabot ng 70%. Ibinunyag naman kahapon ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr. na ika-50 ang Pilipinas sa hanay ng mga bansa na nakapagbigay na ng bakuna sa mga mamamayan. Ibinasi ni Galvez ang payag sa ulat ng Bloomberg Tracker kung saan lumabas na 854,063 na ang nabakunahan sa bansa kamakalawa Abril 5, at nakikita at ayon pa kay Galvez na ang Pilipinas ay pang-apat sa Southeast Asia kung saan nanguna ang Indonesia, Singapore at Myanmar. Sinabi ni Galvez na nauungusan na ang Pilipinas ng ang Malaysia sa dami ng mga nabakunahan. Binanggit din niya na base sa Bloomberg Tracker, nasa 673 million doses na ng bakuna ang naibigay sa 155 na bansa sa buong mundo.
Ginap lang alas 7:33 ang oras. Nakahandang mababang kapulungan ng Kongreso na magpatawag ng special session upang talakayin at aprubahan ang panukalang 420 bilyon pesong bayanihan 3 ayon kay House Speaker Lord Alan Velasco. Pangunahing mayakda ng bayanihan 3 na kahanda umanong anumang oras ang mababang kapulungan na magsagawa ng special session sakaling ito ay ipapatawag ni Pangulong Duterte. Sa kasalukuyan ay inaaral pa ng Committee on Economic Affairs at Social Services ang Bayanihan 3. Sinabi ni Velasco, sakali namang sertipikahang urgent ng Pangulo, ang Bayanihan 3 ay agad silang tatalima dito para maaprubahan. Noon na ng tiniyak ng Department of Finance o DOF sa Kamara na ginagawa ang lahat ng paraan para makahanap ng pondo na mapaghuhugutan para sa Bayanihan 3. Sa kabilang banda ay mailap naman ang economic managers sa Bayanihan 3 lalo pat kung mataas na ang tsansa na luwagan ang community restrictions at unti-unti na rin bumabangon ang ekonomiya. Ang payag ni Velasco ay kasunod naman ng paghihimok ni Senate Minority Leader Franklin Drilon kay Pangulong Duterte na magpatawag ng special session para sa pagpapatibay ng panibagong stimulus package na ayuda sa mga pamilya at mga negosyanteng apektado ng pandemya. Inatasan naman ni Pangulong Rodrigo Duterte ang Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na bayaran na ang lahat na gastusin ng mga pasyente na tinamaan ng COVID-19 na nasa temporary tent sa labas ng mga ospital. Ayon kay Presidential Spokesman Harry Roque, pinasasagot na rin ni Pangulong Duterte ang sa PhilHealth ang bayarin sa mga reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR o swab test at isolation sa mga mild at critical na pasyente. Sa pagdinig sa Kamara Kamakaila, nabunyag na may ospital na naniningil ng 1,000 pesos sa kada oras sa mga COVID patients na nasa mga tent shelters at naghihintay ng admission. Sinabi rin ni Roque na tukoy na ang ospital na naniningil ng 1,000 pesos kada oras sa mga pasyente na namamalagi sa mga tent at iniimbestigahan na ng DOH. Sa mga balita mula sa ibayong dagat mula sa bansang Amerika, inilipat ni US President Joe Biden ang deadline para sa mga adult Americans na posibleng mababakunahan. Mula sa dating Mayo 1 ay ginawa na niya itong Abril 19 para sa lahat ng mga eligible na mabakunahan. Ipinagmalaki rin ng US President ang mabilis na ginawang vaccination rollout ng kanyang gobyerno kung saan ilang milyon ng mga mamamayan ang naturukan ng bakuna o COVID-19 vaccines. Sa loob lamang kasi ng 75 araw niya sa opisina ay meron ng 150 million doses ng coronavirus vaccine ang naiturok at target nito ang 200 million shots pagdating naman ng 100 days sa kanyang opisina. Paglilinaw pa nito na hindi pa tapos ang pananalasa ng COVID-19 at malayo pa sila na matalo ang naturang pandemya. At sa Maryland naman, nag-iwan ng 2 katao ang ang patay at isa naman ang critical sa naganap na pamamaril sa isang commercial park sa Maryland. Napatay ng mga kapulisan si ng Frederick ang suspect na isang Navy sailor. Ayon kay Frederick Police Chief Jason Lando na inaalam pa nila ang totoong pangyayari sa nasabing insidente. Base sa initial na investigasyon ng pinuntahan nila ang Riverside Tech Park ay naabutan na nila ang 2 biktimang lalaki na wala ng buhay. Matapos ang insidente ay nagtungo ang suspect sa Fort Detrick Army Base kung saan doon siya binaril ng mga otoridad. At sa balitang pang-ekonomiya, inatasan ni Pangulong Rodrigo Duterte ang PhilHealth o Philippine Insurance
Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth na bayaran ang lahat ng mga gastusin ng mga pasyente na tinamaan ng COVID-19 na nasa temporary tent sa labas ng mga ospital. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, pinasasagot rin ng Pangulong Duterte sa PhilHealth ang bayarin ng mga reverse transcription polymerase chain reaction of RT-PCR test o swab test at isolation ng mga mild at critical na mga pasyente. Sa pagdinig sa kamera, nabunyag na may ospital na naniningil ng 1,000 pesos kada oras sa mga COVID patient na nasa mga tent shelter at naghihintay ng admission. Sinabi ni Roque na tukoy ang hospital na naniningil ng 1,000 kada oras sa mga pasyente na namamalagi sa mga tent at iniimbestigahan na ito ng DOH sa kasalukuyan. Bahagya namang bumaba ang inflation rate o ang pagtaas ng halaga ng mapunahing bilihin at serbisyo noong Marso dahil bumagal ang pagkilos ng presyo ng mga food commodities. Ayon kay Philippine Statistics Authority PSA Chief at National Statistician Claire Dennis Mapa, ang inflation ay umabot sa 4.5% noong Marso. Bahagyang mababa sa 4.7% inflation rate noong Pebrero, mas mataas naman ito sa 2.5% rate noong March 2020. Anya ang heavyweight food at non-alcoholic beverages index ang naging ugat ng 91.6% na pagbaba sa presyo ng pagkain at serbisyo noong Marso. Ang nagpababa anya ng inflation sa food commodities ay ang bahagyang pagbaba ng galaw sa presyo ng gulay, prutas at isda. At sa balitang sports, apat na national boxers ang magtatangkang masuntok ang pinakaunang gintong medalya ng Pilipinas sa Olympic Games. At sa tingin ni Association of Boxing Alliance in the Philippines o ABAP Secretary General Ed Pixon na isa kina middleweight Yumer Felix Marshall, flyweight Iris Magno, featherweight Nestle Petitio at flyweight Carlo Paalam ang makakagawa nito sa 2021 Olympic sa Tokyo, Japan. Simula nang sumali ang Pilipinas sa Olympics noong 1924 sa Paris, France, ay wala pang Pinoy ang nakakapagwagi ng gold medal sa quadrennial event. Ang pinakamalapit ay ang silver medal nina featherweight Anthony Villanueva noong 1964 sa Tokyo, lightweight Monsueto Onyok Velasco Jr. 1986 sa Atlanta, USA, at ang welterweight Hedilin Diaz noong 2016 Rio de Janeiro sa Brazil. At para naman sa showbiz update, Korean group na BTS nagdala na naman ng bagong record. Ito ay matapos na ang kanta nilang Dynamite ay nananatili sa number 1 sa loob na magkakasunod na 18 na linggo. Ayon sa Billboard na ang nagsimulang maging magnumero 1 ang kanta noong September 1, 2020. Nagkaroon na rin ito ng mahigit 1.5 million downloads nang ilabas ang kanta noong Agosto. Nauusan na din ang ng kanta ang Despacito ni Luis Fonse at Daddy Yankee na nanatili sa number 1 spot sa loob ng 17 na linggo. Magunit ang noong Marso ay ginawad ng Guinness World Record sa grupo ang most simultaneous viewers for a music video sa YouTube premieres. At sa inyong kabuuan na paghatid ng mga pangunahing balita ay tinampok sa mga himpilan ng 105.7 Joy FM sa Caraga, Davao Oriental, 105.7 Joy FM sa Kinapawan City. Kasama sina Erwin Madhay at Jeline Seban. Ako naman yung Tinig 7, Grace Labagnaw Castellano. Tinig 4, Loy Rosario. Maraming salamat, magandang umaga. Ang radyo mo, 105.7 Joy FM.